Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. My apologies for being a bit late. I actually am sick as well. I have a fever since yesterday, pa. But I hope it's not African swine fever. Hopefully, it's not. But duty calls, and this is very important topic to take up. And so I'd like to call this meeting to order. Blessed good morning to everyone. May I ask the committee secretary, Attorney Philip, to acknowledge the resource persons that are with us today. Good morning, Mr. Chair. On the committee's behalf, may we please acknowledge the presence of our resource persons who are now seated before us at the table. ASEC Segfred Serrano from the Department of Agriculture. You, Seg. Assistant Secretary Enrico Pigarzon, also from the DA. Ms. Elizabeth Pableo from the Bureau of Customs. Dr. Sherman Nazaire from the CAAP. Ms. Pilar Marilyn Pagayunan from the FDA, as well as Ms. Christian Grace Estimada and Ms. Jamie Rosa Bala. Director Ronnie Domingo from the Bureau of Animal Industry, DA. Attorney Beata Obshoma from the NMIS. Mr. Chester Warren Tan from the National Federation of Hog Farmers. Dr. Eugenio Mende from the Philippine Veterinary Drug Association. Dr. Corazon P. Occidental from the Philippine Veterinary Medical Association. Engineer Rosendo So from the Samahang Industriya ng Agrikultura Sinag. Dr. Zoilo Lapos from the Philippine College of Swine Practitioners. Rear Admiral George Orsabia from the Philippine Coast Guard. Yes, sir. Mr. Monching Cruz from the Backyard Hog Racers. And Ms. Rufina Salas from the PICAF. Anyone else I failed to mention? Okay. That's all, Mr. Chair. Thank you very much, ladies and gentlemen. Allow me to read a short statement. The Committee on Agriculture has decided to conduct this public hearing motu proprio on the issue of African swine fever. Unfortunately, the chairperson of the committee, Senator Villar, who you know is a very active chairperson of the committee, who would have wanted to be here today, that's why she asked me to chair on her behalf. Unfortunately, it's the campaign period, and I think she's in the northern part of Luzon. But due to the importance of the problem at hand, she had asked me to chair on her behalf. And being our education with Secretary Yusek Serrano, I said I'll gladly take it up with her, with the stakeholders. I must say, the issue of African swine fever and the clear and present danger it poses to our swine industry and our local farmers. I must say that the damage and economic losses caused by the recent water crisis in some parts of Metro Manila would be incomparable to the havoc and economic losses that African swine fever could bring into the whole country if ever this epidemic will reach our shores. So we must not let our guard down, as this is a very serious concern. As a matter of fact, Vietnam right now is reeling from such a pandemic. The chairperson of the committee, Senator Villar, has designated this representation to preside over this hearing. And for today's hearing, we'd like to know the science of African swine fever, the extent of the epidemic in other countries, and determine the risks, vulnerability to the country, to ASF, especially that we have high volume of imported pork and pork products. We'd also like to find out as well, what are the steps or measures being undertaken by the concerned government agencies, if these measures are sufficient in preventing ASF from ever reaching our shores. There are several laws in place already, such as the Food and Safety Act of 2013 and DA administrative orders. We would like to find out if these are strictly implemented by the concerned government agencies. Finally, for the protection of the swine industry in the country, especially of the most vulnerable of our local farmers, which are the backyard racers, many of which are 80% of the industry. We would like to determine as well what are the other measures that we can institute to prevent ASF from wreaking havoc on our swine industry.
I look forward that at the end of this hearing, we will find concrete steps that will satisfy both industry players and government agencies in preventing ASF from reaching the country, and closer government-private sector cooperation on this issue. Thank you very much. So the flow will be, we have a presentation from the, does the DA have a presentation? I'll allow the DA to start with a presentation, after which we'll allow the stakeholders and industry players to do a presentation as well. So Yusek, you have the floor. Magandang umaga po, Mr. Chairman, Your Honor. No less than the Senate Majority Floor Leader is here with us to tackle this issue. Maraming salamat po sa pagbigay ng importansya dito sa issue na ito. Bago ko po ibigay kay Director Domingo para sa aming presentation, technical presentation, nais ko lang pong sabihin din na ito po ay pinaghandaan din namin. Meron ta po tayong mga existing protocols on dealing with pandemics, katulad po nung nangyari nung tayo ay nagkaroon ng anecdote ng avian flu. Ang mga protocols pong ito ay pinapareview namin uli upang maging mas agile at mas mabilis ang response ng ating ng mga kinaukulan, lalo yung mga kasama natin sa gobyerno, pati na po yung sa LGUs. At kamakailan lamang po, under the auspices of the Committee on Livestock, under the chairmanship of Madam Rufina Salas, of the Philippine Council of Agriculture and Fisheries, private sector po ang mga chairs namin sa mga committee, ay nagkaroon po ng pagpupulong na kasama po ang kalihim namin, si Secretary Piñol, at pinag-usapan nga po ito, ang kung ano ang magiging programa at kooperasyon, at kung ano po yung mga naging suggestion ng ating mga stakeholders from the private sector. Ito po ay pinapatupad po namin. Makakailangan po kami ng mga additional resources at tinitingnan po namin kung paano namin ito madaling matupad. Alam naman po ninyo, kung halimbawa kailangan mo ng sleeping dogs, hindi naman po ganun kabilis din ang at Mr. Your Honors, alam nyo naman po, procurement process din po ang ano. Ngunit lahat po ng ito ay pinag-uukulan po namin ng pansin, lalo ng aming kalihim at ng aming mga livestock agencies, lalo po ng Bureau of Animal Industry, upang maitaas po yung antas ng kasiguruhan sa ating mga kababayan, doon sa ating mga consumers, at sa ating lalong-lalo na po doon sa aming mga stakeholders sa small-scale livestock sector, ang ating po mga magbababoy. So without anything further, Mr. Senator, I'd like to call on Mr. Ronnie Domingo to give us the presentation on African swine fever, including the measures that are in place. Thank you po. Magandang umaga po, Senator, Your Honor. Hayaan niyo po sa maigsing presentation ay ma-review po natin itong sakit na ito sa African swine fever. Ang presentation na po na ito ay ikinalat na po natin sa maraming sektor at halos sa iba't ibang parte po ng Pilipinas ay na-presenta po natin to, at may mga kopya po kayo ng mga dating version po niya. Binago ko lamang po, binawasan ko po upang sa gayon ay ma-update din siya at para mabilis po ang ating presentation, para may time po tayo sa ating talakayan po. Gagamitin ko po itong outline nito about the disease, yung strategies na ginawa natin, future actions, tatlo lang po yan. Sabi nga ng mentor ko, I speak briefly so that you will be invited again. So magsimula po tayo tungkol po sa sakit. Ang sakit po ng African swine fever, dahil po ito yung virus, wala po siyang gamot, at sa kalukuyan po, ang agham po ay walang nai-offer na bakuna para po sa sakit na ito, at ang mahirap po doon, ito po ay sakit na nakakahawa sa maraming baboy. Ilan lamang po ito sa mga itsura ng baboy na kapag siya po ay tinamaan po ng African swine fever. Mapapansin po natin na mayroong mga parte ng katawan na itim-itim, ay yan po ay dahilan sa mga pagdurugo sa ilalim po ng balat. Ang sakit nito ay, ayun, sabi ko nga po kanina, may kakakitaan po natin ng matinding pagdurugo. Mabilis po ito kapag nagpakita na ng sintomas sa 2 o 10 araw, mamamatay po yung tinamaan na baboy, at ang mga nagkaroon po ng virus, 100% po yan, sila po ay mamamatay, wala pong recovery.
Ito po yung halimbawa po ng mga species ng hayop na tinatamaan po ng African swine fever at salamat kay Lord hindi tumatama po sa tao kundi lamang sa iba't ibang grupo ng baboy. Ganyan po yung mga itsura ng baboy sa iba't ibang parte po ng daigdig lalo na yung mga wild pigs, ano? Sa Pilipinas meron din po tao, buti na lamang at medyo mababa na yung population, kinain na lahat ng Pilipino, no? So wala na tayong problema sa wild pigs. To ask in between. Yung as it says African swine fever, nagmula to sa Africa, which particular areas of Africa? Sa Kenya po siya nagsimula po. Ipapakita ko rin po mamaya. Okay. So ito po yung mga iba't ibang paraan kung paano po pwede makapasok po sa mga alaga nating baboy yung African swine fever. Baka may mag-i-import ng baboy na may sakit o baka wild pig ay i-import din niya para sa kanyang zoo. Pwede rin po yung mga tao na galing po sa mga bansa o mga farms na mayroong sakit na African swine fever. Pwede rin po yan sa karne at pwede din po yan sa garapata. No? Sa ibang bansa, mayroon po silang garapata na pang baboy lang at sa bait ni Lord, wala po tayong garapata na ganun sa Pilipinas. Ano? Ito pong virus na ito ay kilala po yan sa siyensa na matibay po siya sa environment, hindi siya kagad namamatay. Ano? Ito yung strain na katulad ni Bruce Willis, Die Hard ang virus po na ito. Die Hard po siya. At ito po yung isang reference po na kanilang sinukat kung gaano katagal na mag-stay yung virus sa iba't ibang vehicle. At makikita po na dyan, natin dyan na number one po ang frozen meat. Ano? 1,000 days ang kanilang nasukat na pwede siya mag-survive sa frozen meat. So halos sa 3 years po yan. Ano? Kaya po ibig sabihin ito, delikado po yung mga karne na daladala ng mga kababayan natin papasok po sa Pilipinas mula sa bansa na mayroon pong African swine fever. Lahat po ng pula na yan, yan po yung mga bansa na mayroon na pong report ng African swine fever at yung may bilog na kulay blue, yan po yung Pilipinas at malapit-lapit po tayo sa mga bansang ito na kulay pula. Tulad nga po na nabanggit ko kanina, nagsimula po yan sa Kenya at kumalat po sa halos sa babang kalahati ng Africa, sub-Saharan part po ng Africa. Tapos po ay siguro nagustuhan nila karne ng Kenya, dinala po sa Georgia at nakapasok po siya sa pintuan ng Europe at mula po doon ay lumundag na po siya sa Russia. Kasabay po noon, pumasok na rin po sa iba't ibang parte po ng Europe at ayan po, kailan lamang po ay lumitaw po sa China, 2018 at ganoon din po sa Belgium. Itong taon po na to ay nagpakita na rin po yung sakit na ito sa Mongolia at saka sa Vietnam. Kaya po marami po ang nasa alert mode ngayon dahil sa bilis po ng pagkalat ng sakit na ito. Ito po yung halimbawa po ng video na nakikita po natin sa internet. Pinapakita po yung mga baboy po na namatay sa China. So ganyan po yung itsura. Hindi po yan sa pelikula. Yan po ay actual po na pangyayari. At sa dami ng kanilang dapat na i-dispose ay wala na silang time na magsunog pa, no, at pumatay. Kundi ihulog na nila sa hukay at tatabunan na po ng buhay po yan. Ano? Sa China din po yan. At susunod po natin, ano po ba yung mga strategies po na ginawa po ng ating gobyerno? Immediately po, nung August, nagkaroon ng report sa China, nagpatawag po tayo ng emergency meeting at naglabas po tayo August din po ng technical advisory para po ma-alerto po ang mga partners po natin sa industriya at sinimula na po natin ibalangkas yung ating contingency plan. At salamat po sa Philippine College of Swine Practitioners dahil sila po'y kasama po natin na naglagay po ng laman po nitong ating contingency plan po nito. At ito po yung ating estratehiya base po sa pelikulang Babe, ano? Dinagdagan namin ng S. Ano? So ibaban po natin yung mga imports natin, iwasan po natin yung swill feeding sa ibang probinsya, tawag ata nila dyan, hugas baboy. Ano? Block po natin yung mga posibleng entries sa ibang entry points, educate po natin yung mga kasama natin at magsubmit po tayo ng lab samples. Ano? Babes ang tawag po namin dyan. Ano? So ito po ang importation po natin ay naglabas na po tayo ng mga nararapat na memo para po itong posibleng panggalingan ng virus ay hindi na makapasok sa ating bansa. Nag-ban po tayo niyan. Kahit noon pa man po ay maingat na po tayo sa mga pinanggagalingan po ng ating karne. Meron po tayo 2006 pa
kapag mga karne niya, may protocol po tayong sinusunod dyan para po malinis yung panggagalingan ng ating mga karne. Pagka live animals po, ay nag-revise po tayo. So, noong 2017, ay labas din po natin yung ating importation procedures for live animals. Sa marami pong pagkakataon, bago po tayo mag-import, nagpapadala po ang gobyerno ng mga inspectors natin sa mga bansang ito upang i-validate yung kanilang mga dokumento na isinusumiti po sa ating pamahalaan. Ito po yung importation po ng ating karneng baboy sa Pilipinas. At makikita nyo po dyan na number one po dyan ang Germany. Diyan po nagagaling yung mga imported na karne ng baboy. At makikita nyo po dyan, isang bansa po tinamaan po ng African swine fever, yan po yung Belgium. Na-ban na rin po ang Belgium. So, iba pong pinagkakukuhanan po natin ng karne ay kuna po siya. Wala pa po tayong report na nakukuha tungkol po dyan. So, at the moment ay clean sila for export. Ito po yung iba't ibang memo na pinalabas natin pag pinagsama-sama po natin yung mga bansa na nailista natin na bawal mag-import ng karne doon, 15 na po yan. So ayan po yung ating banning effort na ginawa. At ikalawa po, ito po yung pagpapakain ng mga tira-tira sa kusina, delikado din po yan, lalo na kung yung ihahalo mo ay nakontamina ng mga karneng galing sa pasalubong ng iyong kamag-anak. Ano? So naglabas din po tayo dyan ng ating memo at nagbigay din po tayo ng mga IEC materials para sa mga kababayan po natin. May isa pong private company ay sila po ay inaayos po nila yung ating Memorandum of Understanding. Ang pangako nila ay nationwide distribution ng IEC materials ng kanila pong kampanyang gagawin. Ano? At sa susunod na letra po natin, kung nabana natin bansa, yung iba nagdadala pa din, so ibablock po natin yan kung saan po siya papasok na posible dito po sa ating bansa. Yan po yung mga yung karaniwan, mga nasa bagahe, mga bag ng mga kababayan natin na nagbabalik Pilipinas. Ano? Ito po yung halimbawa po sa airport na nagaganap, dun sa may mga international airports po natin, strategic po yan na tinitignan natin kung saan po yung mga biyahe na galing sa China. At ang una pong proseso po niyan ay titignan po yung mamdala-dala ng customs. At kapag meron po diyang karne na nakasama, tatawagin po yung ating quarantine officer para siya yung magpaganap ng protocol po natin sa confiscation po ng karne. At sabi po ng ating mga quarantine officers sa mga airports, ito na daw yata yung pinakamahirap nilang trabaho dahil araw-araw sila po ay minumura ng mga biyahero at pinagbibintangan sila na kakainin lamang nila yung mga karne na kanilang kinoconfiscate. Ano? At di rin nila makayanan yung mga kababayan natin na umiiyak habang kinoconfiscate yung mga daladala ng pasalubong na karne. No? So, ganyan po yung itsura po sa airport at para wag tayong pagbintangan na kinakain ng taga-Bureau pa na maliit na sarili yung karne, ini-spray na po natin sa harapan nila ng disinfectant po yung karne. At ang bintang po nila sa atin ay tubig lang yan, yun ang kanilang sinasabi. By the way po, may picture dyan sa gilid kasi po yung mga napansin ng mga quarantine officers natin, yung mga natatakot na foreigners, itinatapon na po nila sa basurahan sa comfort room at sinusundan na po nila doon yung mga... Actually, Director, no, nagagaling ko lang ng Thailand. So, apa. I was there for the VIV convention, yung livestock convention. Pabalik, marami siyempre mga nagdadala ng prutas. Ano. In fairness to them, wala kasing signage. Hindi katulad ng Estados Unidos, Australia. Pagbaba mo, pagpasok mo lang sa tube, nakalagay na, bawal magdala ng karne, ng plants, ano mga bawal, hindi nila alam. Even people that I knew were apprehended, pero kinonfiscate. Tama naman yun. Pero dapat pagsabihan na kaagad, kasi alam mo na. No, pagbaba mo lang, pagkuha mo ng bag, may trash can doon, pwedeng kusang loob mo na tatanggalin at ilalagay doon. Like other countries. Tama po, sir. Asa estado, wala eh. Yes, sir. Wala, there's none. Yes, walang sir. Pabala. Isa po yan sa mga action po na idadagdag po namin sa mga susunod po na linggo, sir. Pas mo lang sa aeroplano, meron pa nga sa ibang aeroplano, airlines, bago ka pala mag-landing, ina-announce na.
like Australia, United States, it is illegal to bring all sorts of food, meat products, milk, plants, animals. So habang na palanding pa lang, alam na ng mga ano, ina-announce na, tapos ilalagay niyo daw, ilalagay na lang sa trash cans, there will be trash bins designated for these products. Para alam na nila. Para sa ganun, hindi kayo minumura. Yes, sir. Kasi yes, kung sir. Walang, hindi nila alam yung batas. Hmm. Although, of course, you know, ignorance of the law does not excuse anyone. But the problem is talaga, hindi naman nila talaga alam. Yes, sir. So, for example, yung maraming nagdadala ng, alam mo yung sa Singapore, yung parang tapa na matamis. Di ba? Yung jerky na matamis. Mm-hmm. That, of course, is a meat product. Pero people bring it because they think it's safe to bring. Mm-hmm. Unless there is a sign that says, no meat products, whether processed or raw, are not allowed to enter the country. Hindi nila alam yun. Yes, sir. Yes, di ba? Pati yung mga fruit products. Kaya, I think, in fairness to the people, kailangan din na silang masabihan. Yes, sir. Para pag alam na nila, lahat ng OFWs, dapat yung OWA, magpadala na ng circular sa lahat ng OFWs. Padala online, sa airports mismo pag landing, yes, na bawal. Hindi nila alam eh. Kaya, yes, I remember an instance na may nagkwento sa akin, papasok sila ng chicharon. I think it was sa Amerika yata eh, nagdala ng chicharon eh. Tapos hinuli, galit na galit yung lola yun eh, lola. Kala niya, kakainin lang ng Pinoy na inspector. Sabi niya, gusto niyo to, kinuha niya, pinag-aapak-apakan niya yung chicharon para durug na durug. O yan, sa'yo na. Sa galit niya. Pero ibig ko po sabihin, at least yun, clear naman, nakalagay, very clearly stated there that they're not allowed. Maybe that should be the next step for our airports and seaports, that there should be really clear signs stating from the exit pa lang ng aeroplano, dun sa tube, that animal products and plant products are banned from entry. Actually, Mr. Senator, dapat po pag alis mo pa lang ng Pilipinas, meron ka ng advisory na hawak. Pagkatapos dun sa mga check-in counters ng mga papunta sa atin, dapat meron na rin flyers. Opo. Para kung sa packing man niya, na ano niya, dun pa lang sa airport na panggagalingan niya, i-dispose na niya yung ano. Okay. At naglagay din po tayo ng mga bins para po doon sa mga voluntarily magsusurrender po ng kanilang mga karne ay dyan po nila po yan ilalagay. Ano? At ito naman po, kapag nakapag-confiscate na, ilalabas na po yan sa airport at meron po tayong sasakyan na mag-aabang para dalhin po yan sa ating disposal site. Hindi naman po. Na-spray yan na sir. Ano? Ito po yung hinahanap ng ating mga kasama, yung meron daw tayong footbath at nagkuha ko ng picture na ito ang the best na footbath. Okay, kaya alam po, hindi natin pwede ilagay sa airport yan. Nung nagsimula po tayo, nag-improvise sila na parang ganito lamang po yung ginawa, no? So, ang tawag po natin dyan ay disinfection mat, no? Kaya iba po nagagalit po sa atin, wala daw footbath at iniisip ko naman ay baka yung matinding footbath na hinahanap nila, hindi po pala pwede sa airport na nagbabasa yung tatapakan ng mga tao dahil madudulas sila, masisira daw yung footwear nila o matatanggal daw yung swelas ng kanilang kuan, ano, sapatos. May mga konting challenges lamang po. Ano. At in-upgrade na po natin, yung nasa picture po dyan na nasa gilid, si Asag Garson na po yan na nagbabantay dyan. Ano. At po, na-demote na po si Kwan, na-debonta po si Kwan, si Asag Garson. Ano. Talagang tinignan niya yung proseso kung talagang ginagawa po yung Kwan. Naya trip yan. Ito pala basta ng immigration. Opo. At so mga kwento po sa akin ng mga quarantine offices po natin ay binantayan nila yung galing sa, halimbawa, China. Kung galing ka naman sa Amerika, wala namang ganong risk doon, so wala nakaabang po doon. Nakafocus po sila kung saan bansa galing yung aeroplano na positive sa akin. Yung nga po sir, iayos po natin yan sir. Noted po sir. Yung nga po ang sabi po ng mga stakeholders po eh, no? Opo.
At yun po, sa sobrang ganda ng carpet, maghahanap pa rin sila ng disinfection mat. Hindi nila alam, may nadaanan na nila yung disinfection mat. Hindi po natin pwedeng basahin lahat kasi ang gusto sa airport po, paglagpas nila dyan, tuyo na yung paa. So one-third lamang po dyan yung spray misting ang gagawin at pagtapak mo sa mga susunod na tatapakan pa, sana matuyo na yung paa para hindi po tayo magkaroon ng insidente ng mga nadulas na mga travelers po. At ito po ay inalerto din po tayo ng ating mga partners po sa industry na may mga Chinese daw po na madalas bumibisita sa Subic at yan po ang laman po niya, mga 3,000 na Chinese. No? At kinakatakutan po natin, may mga dala po sila. So pinuntahan din po natin yan, makikita niyo po dyan, umaakyat po yung mga quarantine officers natin para po i-orient mo na nila yung mga pasahero na kung ano yung bawal na ilabas nila sa barko. At gayon pa man, nagabang na rin po sila dyan ng dadaanan nila. Yung kulay green po dyan, tsaka yung kulay itim, yan na po yung ating disinfection mat. English po yung makikita nyo dyan na tarpaulin niya, pero may translation po yan na maliit. Makikita nyo po sa banda baba na Chinese po siya. No? Ganyan po yung itsura ng mga turista na galing po sa cruise ship. No? At tinanong ko naman ating quarantine officer, bakit kalit nung iyong kwan? Disposal bin, sabi niya, sir, ilang taon na ako dito, talagang hindi na po sila naglalabas ng mga karne galing sa barko. So, letter E po natin ay sa education. Mahalaga po ito na may kalat po natin itong problema ito sa mga kababayan po natin. At naglabas na din po kami ng link para po sa mga materials na kailangan natin tungkol sa ASF. Marami po tayo makikita po dyan. No? Sa amin pong bureau, nagpagawa na din po kami ng LED display at araw-araw ay binobroadcast po natin yung ating pong warning tungkol po sa African swine fever. At pati po yung hinahanap po natin na leaflets, naglabas na rin po tayo ng leaflets po sa airport at dinidistribute na din po yan sa mga kababayan natin po na nagbibiyahe. No? Lahat po ng veterinaryo sa iba't ibang bawang, in just in case, wag naman sana may mangyari, ay binigyan din po natin sila ng mga materials natin sa contingency plan ng gobyerno. At binigyan din po natin ng mga materials nila na kailangan nila pag nagpa-seminar sila sa mga nag-aalaga po, mga stakeholders po sa kanilang mga probinsya at bayan. Ano? Ito po yung mga magagaling po natin na eksperto po sa Philippine College of Swine Practitioner. Regular po tayong dumadalo sa kanilang meeting upang makakuha pa po ng mga dagdag na suggestions po galing po sa kanila. At kasama po natin sila sa buluwagang ito. No? Ito na po yung pakikipagpulong po natin sa Airport Authorities, sa Bureau of Customs, upang sa gayon ay isang galaw ang mangyayari po sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno. Yun po yung kanilang mga LCD display sa airport, in-invade na din po natin yan at nakasabi na din po dyan yung tungkol po sa kampanya po natin laban po sa African swine fever. At nandiyan na din po yung x-ray na hindi ginagamit at photo op po kasi kaya walang tao. No? Okay. At yung panghuli po natin sa ating strategy ay yung regular po na pagsasabit ng samples at pangako po sa mga stakeholders ay magre-report po tayo separately tungkol po sa mga ginawa po na investigation po na ito. Okay. So panghuli po yung ating po mga ginagawa pa ng mga action ay meron po tayong kinakausap ng mga grupo na kung pwede ay mag-provide ng service ng meat sniffing dogs pero ang sabi nila ay di nila kaya. Kailangan daw ng 2 months na training ng mga aso. Ang meron daw sila, pan-drugs. Pero sa karne ay first time daw po kasi tayo hihiling na sa ganyan. Sa ibang bansa po, lately lang din po sila nagdagdag sa airport na ng ganyan. At meron din po tayo request na 100 additional workers. Kahire po natin ng 36 at ang instruction po ni Secretary, dagdagan pa po ito upang mapaigting po yung ating kampanya. At pinag-aaralan na din po itong imposition po ng fine. Base po sa food safety law, anyone carrying banned meat shall pay a fine of 50,000 pesos. At magkakaroon din po tayo ng reorganization ng ating quick response teams at magkakaroon po sila ng exercises. At natapos na po natin last year itong National Biosecurity Plan for implementation na din po siya this year. Ito po yung huling usapan po natin sa mga stakeholders.
hingin yung authority ni Presidente, mag-declare po siya ng state of emergency upang sa gayon makapaglabas po siya ng pondo para sa preparation at para po makapagtabi ng pera na tatawagin nating indemnification fund. Kasi po ay mahirap po sa farmer na mag-report kung may tama yung farm niya at wala naman siya mapapala, baka ma-tempt pa siya kung anong gagawin niya. Yung isa pong grupo, ang suggestion po nila ay magkaroon po ng 1 billion na indemnification fund. Ano? At meron din po tayong outline ng ating gagawin na animal health code for possible legislation po sa mga susunod po na buwan. No? So ito po yung huling po na meeting po natin with the secretary. Last week po yan. At sa ating pong pagtatapos, mayroon po nakalagay dito, African swine fever is a serious disease challenge requiring multi-sectoral and multi-level cooperation. Yun lamang po at maraming salamat po. Thank you. Hindi yung meeting nyo last week, hindi dahil mahiring tayo na yun. Hindi naman. Naka-schedule na talaga yun. Na matagal na. Parang bilis ng meeting nyo nung mahiring tayo today. Nasa rasa si Secretary kaya hindi ko siya matanong yan. Anyway, let's hear the stakeholders. Thank you, Director. Let's hear the stakeholders. I know Sinag has a presentation. May we ask Engineer Sendo, who among you have presentations so that we... Yung grupo ni Chester. Sa, okay. So we'll start with Sendo, yeah. So, and then we'll have Mr. Chester Warrington and then the backyard racers as well. Go ahead, sir. Meron na. Maraming salamat. Try to place the presentation of Sinag. Sinag? Nandiyan na ba? O habang hinihintay, mag-CR muna ako. Call the meeting suspended for 1 minute. 1 second.
Okay, everyone, settle down. Okay na yung ano? Okay na yung presentation nila? Ah, wala pa? Hearing is assumed. Do we have the presentation ready, Dave? So before we recognize the stakeholders, so our government agencies, of course, I'll ask you one by one what steps have been taken for this, but really, I would really like to stress the importance of the information campaign, information dissemination campaign. Talaga, alam mo, I did not realize how dangerous this African swine fever until I met the stakeholders this week lang. Prior to that, I didn't know how dangerous this disease is to the livestock industry. I didn't even know the scope of the countries, no, that are affected by this. Kaya kailangan talaga meron tayong information dissemination campaign. And that is important, especially for Filipinos coming home. Mahilig talaga magdala ng meat products ang ating mga kababayan. For sure yan, whether it's processed or raw, talagang nagdadala ang mga Pinoy. So we really have to educate them about this. But wala pa? Si presentation mo, Chester. Mauna ka na kaya. Sige, we'll recognize first Mr. Chester. Senator, if yes, I may, with the permission of Rosendo So, while he's preparing his presentation. Anyway, good morning, everyone. Good morning, Senator. Good morning, Warren. I didn't bring any slide, but I have the copies which I will provide na lang later on to everybody. Anyway,
These figures is between the stakeholders and the Department of Agriculture. While we are talking about the ASF a while ago, I think later on we'll tackle about the action plan regarding the ASF. Just to give information to everyone, I think our hearing will also tackle about the regarding our importation. I'll just make this very short, 5 minutes. So I will not go on to the details. We will just go straight to the demand and supply with importation and without importation. What is our situation? We here in the Philippines, our human population is around 108 million. So per capita consumption is around 16 kilograms of pork per year. So later on, if you want these figures, I can give it to you. So in summary, our supply and demand, if without importation, for example, zero importation for the whole year, our supply, our demand is actually 1.7 billion kilogram. That's our demand. And then our supply is around 1.6 billion. I just round this off, but I have the details later. So meaning to say, our shortage is only around 100 million kilogram of pork. So in short again, in 1 year, 365 days, we only need around 22 to 23 days of imported pork to be imported. So 22 days lang po ang kailangan natin, which is around 100 million kilogram for the 22 to 23 days. And now, we go to the demand and supply with importation naman. This is actual figure from 2018. Again, our demand is the same, 1.7 billion kilogram. And our supply is 1.6 billion kilogram plus the imported, correct me if I'm wrong later, from the Department of Agriculture, we have imported or we have signed around 440 million kilogram, which is, in effect, we have a buffer of around 60 to 70 days. Instead of importing just 100 million para tamang-tama lang sa gagamitin natin dito sa Pilipinas, from 100 million, we imported 400 million. So meron tayong sobrang 300 million. In effect, may sobra tayo ng 60 to 70 days buffer, which is happening now from Mindanao, Central Visayas, and here in Luzon. Ito is nakuha natin yung mga data from our association from northern, southern part of the Mindanao, northern and southern part of Visayas, Central Visayas, and Luzon, which is very true na meron tayong buffer ng 2 to 3 months. Ibig pong sabihin, yung pambenta po ng January and February, karamihan po is nasa kanyang farm pa. Kung hindi man, is they slaughter it and put it in a cold storage. By the way, ito po pala, Mr. Senator, we have already talked with Department of Agriculture, with our secretary, and meron naman silang mga binigay na solution, but maybe later on, mas maganda po na sila po magsasabi kung ano pong solusyon na dapat natin gawin dito para naman hindi tayo magsusobra ng napakalaki po. Instead na 100 million po ang kailangan natin na imported lang, naging 400 million. So mayroon pong sobra na 300 million. Hindi po natin sinasabing, to make the in record, hindi po natin sinasabing ng kami po mga stakeholder is against kami sa mga imported, kasi aminin naman natin na we are only 94 or 95% yung sufficiency natin. So may kulang pa po tayo na 5 to 6 unless na magde-declare po kami mga stakeholder na 100% na po kami. So hindi po namin sinasabing 100%. Kailangan pa rin po natin, pero yung kakailanganin lang po. O, kasi ganun din po Mr. Senator, like in your I will not elaborate na yung sana yung parang ginawa ng sa sugar
Napag-aralan po namin yun, eh. Napakaganda po. Sana, baka pwede natin pong, meron pong ano yan, eh, template, eh. Eh baka, if we'll not hurt the sugar industry or ano, baka pwedeng makakuha kami ng template how to do it para ma-avoid natin itong mga over-importation. So, I will not go on to details, but I have the details ng figures. So I will make a duplicate of this and distribute to ano. I think unless na the Department of Agriculture will not agree with me, pero meron na pong ginawang ano to solution. Thank you, Sir Chair. Sir, thank you, Chester. As a matter of fact, ako po yung defender ng sugar industry dito sa Senado, sa Senado, and I make that known to everybody. Alam nila na yung sakyan, alam ni Secretary Piñol, is because the sugar industry is in 28 provinces. That's a third of the country. Bukidnon, Bacolod, Negros, Northern Cebu, Iloilo, Antique, Capiz, name it. You know, most of these provinces have the sugar industry, Davao del Sur, North Cotabato. So we don't want to liberalize the sugar industry because it will technically kill about 5 million people directly or indirectly affected by the sugar industry. Laki ng matatamaan. Kaya sabi ko, ito pa yung mga NPA-infested areas, eh, lalo na yung mga tao na binibigyan ng agrarian reform beneficiaries na tag-dalawang hectares, eh yan po yung mga agrarian reform ex-mga NPA, mga ito yung mga smallest of the smallest farmers. No? So, if this industry fails, then definitely we'll have a series of different headaches for the country and for the government. Same with the livestock and poultry industry. The livestock industry probably employs about 600,000 people. Then that's not even the indirect, I'd say, services given, like the corn farmers, the veterinary medicine, the vets, the feed mills, the medical needs of these livestock. So ang dami talagang businesses dyan mag-fail pag bumagsak yung presyo ng karne, ng livestock. Lalo na sa poultry din. Pag natatamaan yan, eh, maraming matatamaan din na livelihood dahil dyan. And after Engineer Senduso, I would like to interview also Mr. Cruz of the Backyard Hog Racers kasi 80% sa kanila, eh. So pag bumagsak, about 65%, sorry, is backyard racers. Eh, ito mga to, wala, maikli yung PC nila. Hindi katulad ng mga big-time hog racers, eh, kaya po nilang magpahinga na ilang buwan. Pero sila po ay, pag na-disgrasya ang kanilang produkto, ay talagang kawawa sila. At wala po sila pambayad sa kanilang mga utang. So let's recognize Engineer So. Yes, Sir Chester. Senator, if I may, lastly, just in fairness with the Department of Agriculture, they have made yung rules and regulation and every regarding the also the action plan ASF and of course of this over importation. Siguro later on they just explain it everything na lang kung paano. And lastly, I know this is not the right venue to talk about yung sa how did the sugar industry do. Baka later on, yung SRA niya, we want really to duplicate kung how to do it na para ano namin, yung sa sugar regulatory. Ano. Thank you, Mr. Chair. We'll share with you the growth pains of the industry. Yeah. And of course, it has its pros and cons, pero importante talaga dyan, it's finding the right balance between pricing na happy yung consumer at happy yung farmers. That is the most important. Happy yung consumers at happy yung farmers. So I believe the same will be with the livestock and poultry. How you can have a pricing that our consumers are happy, hindi naman masyadong mahal, at the same time buy Filipino pork muna, di ba? Huwag muna tayo mag-excessive importation. And the reason why I'll be touching also the importation later on is because the African swine fever could come in through this importation. If 400 million tons of pork, 400 million kilos
of pork are sent in every year in European countries and nasa Brussels na yan, saka sa iba't ibang European countries, baka delikado tayo. So, kailangan siguro pag-usapan natin na tigil muna importation ng pork. Let's buy Filipino first. Diba? So, that's what we should be doing. So, thank you. So, Engineer So, you have the floor. Yeah. Bali, medyo maliit ito, no? Yung Sendo, hindi ko makita yung mabasa. Super. Okay, may copy ba ako? Okay. Yung value of production of agricultural current at current price, ang palay is 386 billion, no? Ang second is hog. Ang hog is 268 billion, no? Yung rice, no, yung ginagamit ng hog is around 2%. So, mga 7 billion yun. Sa corn naman, around 60% ginagamit ng hog. More or less, ang total hog industry, ang value, kung sasama natin yung dalawa, wala pa yung copra and sugar, no? Almost 341 billion. So, next. Ang ano kasi yung ASF alam naman natin na ano affected tayo dahil dun sa mga imported meat baka pwedeng pumunta sa palengke, no? Yung kung titingnan natin yung MAB, no, yung minimum access volume is 54,210,000 lang. Pero kilos, no? Pero next page. Ang pinasok natin 2018 based on Bureau of Animal Industry figure is 392,193,515 kilos. So over and over dun sa pagpasok sa custom record, tiningnan natin more or less na sa 387 million kilos, no? Pero ang sinasabi natin is talagang 700 times dun sa MAB. And ang problema natin is yung pupunta sa palengke is yung mga portion na lower tariff na in which dapat itinaas na lang DA yan. Pwede natin tanongin mamaya si Secretary Yusek Serrano dahil yung agreement sa quantitative restriction isang na-bargain kasi is yung pork and chicken, yung mga parts ng pork and chicken, to lower the tariff to 5% and 10%. Pero nakalagay dun sa, nasa WTO yon, kung ang Pilipinas gumawa na ng batas, i-tarify yung rice, automatic, ibabalik yung tariff ng mechanically deboned, yung sa chicken, yung sa pork naman, yung mga portion ng fat, portion ng skin from 5% to 7% back to 35%. So yun ang hinihintay natin, bakit hindi na implement yun? Kasi yung EO wala na. So kailangan itaas na yung tariff noon. Next page. Sa ibang country, no, ang kagaya ng Taiwan, ang fine nila is around 1 million 1 million na NT. So we are asking DA sana ma-implement din yung may food safety law tayo na kung pumasok ang karne and at banned country dapat may penalty na. Nasa batas naman natin yun. So, for the past month, no, kasi very quiet kami from September last year up to this year, ang gusto natin sana yung X-ray sa Bureau of Customs ma-implement. Kasi may sa Terminal 2, paglalabas ka sa Terminal 2, may makikita kang dalawang X-ray. Senator, no? Bali, pero hindi ginagamit. Ang sinasabi ng ano is ginagamit lang yun kung yung empleyado lalabas daw. Pero sana yun, pwedeng gamitin yun. At least to be sure na
lahat na lalabas eh ma-check. Last November, yung nag-announce ulit si Secretary, no, na yung border may inspection na. Ito, yung first announcement ni Secretary is September. Lumabas yan sa dyaryo rin na sinasabi, in-implement na yung sa airport, sa seaport and other. So, minomonitor lang namin. Nung December, nag-announce si Secretary, December 31, na lahat ng lahat na borders implemented na. Pero dumating ako from Japan, yung quarantine and yung footbath hindi natin nakita. So, re-report natin, sabi ni Secretary, okay, tinanggal naman lahat, no? Papalitan ng bago yung mga nasa quarantine. So, ito isa yung nagsabi pa si Secretary na kasi hindi namin pinabidya eh. Sa Facebook lang namin linabas, no? So, at least sabi niya nagpapasalamat siya na may ganun na nag-report. After that, siyempre, nagpasalamat din kami kay Secretary na at least na na-in-place na yung mga tao. And nag-announce ulit si Secretary February na lahat in-place na, no? In-place na yung mga tao, yung checking of bag 100%. Next. Oh, tapos ito, February 16, may dumating ulit na galing kasama natin sa industry. Wala naman pag-check ng mga baggage, yun ang sinasabi namin, no? And may mga series of checking talaga na wala, no? Yun ang problema. Siguro kung evening dumating or what time, may mga lapses na nangyayari. So, nag-contact din ang industry ng seminar sponsored by mga taga-industry, yung African Swine Fever. And nag-attend din na ang atin na director, si Director Domingo and si Asek Garson. And hilingi namin na yung fine, itong fine na kagaya ng ibang bansa, dapat implement yung food safety. May batas kasi tayo yung food safety law. Kailangan may fine, no? Pwede, nakalagay dun sa food safety law. So, up to now, wala pa, no? yung rini-request ng industry. Sa ibang bansa, kung makikita natin, like Korea, Taiwan, tapos ang Denmark. Ang Denmark, gumawa pa ng 42 miles sa borders nila kasi takot sila pumasok sa kanila. Kung makita natin na kung paano sila prepare dito sa African Swine Fever, no? Ito yung ginagawa ng other countries. 2 days ago, may nagbigay sa akin, pasalubong. So makita natin, ito i-surrender ko sa kay director kasi bawal ito. So sinasabi natin is wala pa rin, no? Ang haba ng panahon, nagkakaproblema tayo na pumapasok pa rin itong mga product na ito. We hope na talagang gawin ng very strict para at least mahinto itong mga pumapasok ito. Kasi kung pumasok ito, delikado talaga yung local hog industry. Explain to us, partner, explain mo nga sa amin paano magiging delikado ito sa mga hogs nyo. Pag nabuksan nyo yan, let's say, for example, nakain mo yan, nabuksan mo, nahawakan mo siya, tapos pumunta, can you explain to us?
Kasi yung ito is ano eh, yung virus hindi namamatay eh. Maski frozen yan. And kung nahawak natin, kunyari ako backyard racer, pumunta ako dun sa farm, no? And nasa likod lang yung farm eh. So may tendency na ma-transmit yung African swine na virus dito sa mga swine natin, local swine. So very concerned tayo sa backyard. Kasi sa at least dun sa mga malalaking farm, very strict tayo eh. Nagpa-quarantine talaga yung mga nag-abroad. Pero siyempre, yung mga balikbayan na dumadating, kung may dalang pasalubong, kagaya niyang pasalubong, di ba? And hindi naman nila alam, eh dinala dun sa farm nila, pwedeng matransmit sa alaga nila. Sa tao, hindi, no? Walang problema kung kinain ng tao yan. Pero ang problema natin kung specific sa swine, sa mga ibang hayop, kagaya ng aso, mga ano, hindi natatransmit yan. Aso, kambing, or anything, hindi. Ito specific sa swine. Ang problema nito is walang vaccine. So, kaya concern talagang industry, baka matamaan. Sinasabi mo, partner, pag yan nabuksan mo at contaminated yan, yung dala mo parang, ano ba yan, parang tapa, parang ganun, jerky, tapos kinain mo, and nasa kamay mo na yung virus yan, pag ikaw yung nakauwi sa farm mo, at may alaga ka dun, diyan niya makakontak yan. Yeah, kung may contact, pwede matransmit yan. Kung infected yung product. Kaya so dangerous it is. Napaka-delikado. Yeah, nakita naman natin kanina yung presentation ng ni Director Domingo na yung frozen maski 1,000 days, di ba? Nandun pa rin yung virus. So talagang concerned tayo. And ngayon, yung sa palengke, up to now, yung frozen meat, tinotow dun sa palengke. And every time na nahuhuli, walang source kung saan galing yun. So, hindi natin alam kung smuggle ba yun or anything, no? Sino nag-supply dun sa wet market? Palaging walang nahuhuli. Sabi nila, drain up lang doon. So, ang concern natin, baka smuggle yan. Paano yan? Anong nangyayari? So, maski ngayon, umikot tayo sa market, eh, present yung frozen meat dun sa public market. Salamat, Engineer So. We'd now like to recognize Mr. Monching Cruz of the Backyard Hog Racers. Sir? Magandang umaga po, Mr. Chair. At isang karangalan po na mapasama sa ganitong pagdinig dito sa ating Senado. Kami pong mga backyard, tulad po ng sinabi ni Lacasendo kanina, 65% ay backyard. Pero gusto ko lang po linawin sa inyong lahat na hindi ko po kinakatawan yung lahat ngayon. Bibigyan ko lang po kayo ng input kung ano yung nararamdaman ko bilang isang backyard. Doon po kasi sa epidemya o sakit na ASF, lubos po kami nababahala kasi kami po yung mga malilite. At kahit saan naman po labanan, talagang sa malilit nag-uumpisa yan. Tama po yung ginagawa ng ating Department of Agriculture na sa mga seaport pa lang, sa mga airport pa lang, ay gumagawa na ng paraan para wag makapasok. Doon lang po kami umaase, doon sa wag makapasok. Pero pag yan po yung nakapasok, unang-una po kaming tatamaan. Kamukha po nung sinasabi ni Kasendo na may pasalubong na ganon. Pagka yun po ay naibigay sa tao, maaring madal ng hayop o matirang pagkain kasi po sa backyard kung minsan na nagsuswell feeding. Natira yun, nalagay sa pagkain ng baboy, nadala sa baboy. Dire-diretso na po yun. Lahat po tayo tatamaan na ron. Kaya po iniinsi sana na wag makapasok para walang pagmulan. Ayun po. Tapos po, isa pa po ang nakikita po natin sa mga video kanina ng Department of Agriculture. Yung halimbawa, tinamaan na po tayo, nandiyan na. At nagpapasalamat naman po ako sa ating senator na naaalala niyo ang mga backyard. Kasi nga po, tama po yung sabi niyo, may iksi lang ang PC namin at yan naman po kaya namin naipundar. Talagang dugo at pawis para sa pagsisumikap lang po para po maipundar yan. Ngayon, kung yan po makakapasok,
dito sa atin, eh, sa tingin po namin ng mga backyard, wala kaming pagkukuhanan kung paano kami makapag-uumpisa uli. Yung po ang isa naming mga alalahanin. At gayunpaman, sa ngayon po, input din po sa ating lahat na nandito ngayon, masyado pong bumabaksak ang presyo ng aming mga alagang baboy ngayon. Naglalakihan pa. Hindi po namin malaman kung paano nangyayari dahil yung sa mga nagdaraang panahon, sa ganito pong panahon, mataas na po ang presyo ng mga baboy. Hindi po namin malaman kung bakit nagkakaganon. Ang mahal pa naman ng mga ingredients ngayon. Actually po, ako, kooperatiba po ang pinagkukuhanan ko ng pagkain. Hindi po ako nagmi-mix. Meron po kaming kooperatiba na isa po akong member. At utang po yun. Binabayaran lang po namin yon pagka kami ay nagbenta. Komusi kooperatiba, may tubo po yon. Pag lumampas ng 1 month ang aming nakuhang pagkain, may patong na po yon. May 1% na yon. Kaya kung sakaling tatamaan tayo at nauuna kami, una po kami lulugmok at paano naman yung aming mga pagkakautang, yung mga piece na aming pinakain. Kung sa kamukha po namin maliliit, talaga pong kami umaasa lamang sa ating gobyerno na kung paano nila kami matutulungan kung sakali at nandyan na, makaka-recover ba kami o talagang wala na. Yun lamang po. Thank you po. Sir Monjing, ang ibig nyo po din sabihin na pag kayo natamaan itong virus na ito at na-wipe out po yung stock ninyo, ay kayong kawawa talaga. Dahil yung pambayad nyo sa mga utang at pambayad nyo sa puhunan ay mauubos na rin. Opo. Totoo po yun. Oo. Yung sa independent, yung mga hog raisers, backyard hog raisers, mga ilang pong libong tao po yan ang estimate ninyo, o 65% of the industry. Would you have an idea, Mr. Tan, Mr. So? Around 480,000 mga backyard raiser. Farmers to? Farmers. Wala pa dyan yung workers nila na nagtatrabaho sa alam pa lang yun. Kasama nila. Yung mismong nag-aalaga. Nag-aalaga? Yeah. So, yung... So kung may isa lang sila ng assistant, 800 na. 1,000. More or less. Mga 480,000. So, kung may isang assistant lang sila, almost, ano na yan, times 2. So, that is already close to 800... More or less siguro, yeah. Mga 2 million ang estimate namin sa isang. 2 million, no? Yeah, 2 million. Yung nga, yun, nakakatakot. Eh. That's why we have to make bantay. No? We really have to harp the issue with our government agencies. Yes, Mr. Tan? Mr. Chair, para mas malinaw ano, yung paano, gano'ng karami po yung backyard tsaka yung commercial, the exact figure, the total population we have here in Philippines, 28 million na heads of swine or pigs. Now 27 million. Out of the 28 million, 18 million po mahigit ang nasa backyard. Ang sa commercial po is nasa 9 million lang po or 10 million. So sa madaling salita, doble pa po sila. Ulitin ko po, out of 28 million na hogs, 18 million is belong to the backyard or small-scale hog raiser. 9 million lang po to 10 million ang nasa commercial. So, ganun po sila kalaki, Mr. Chair. Thank you. At sila pinaka-vulnerable pag nakapasok itong fever. Yes, Mr. Chair. What I'll do is we'll ask all the stakeholders, then we'll go to the government agencies. We'll recognize Ms. Rufina Salas of PCAP. Yes, sir. Thank you, sir. Nung huli po namin pakikipagpanayam sa Secretary of Agriculture, meron lang pong hindi nabanggit dito na parang additional precaution. Ang isa po doon, yung posibilidad na kung maaari, yung FDA magkaroon ng recall order para dun sa mga canned goods, canned pork,
na galing sa China specifically that were processed after the declaration that China is an ASF-infected country. As it is now, they are freely sold in supermarkets. And the DA is not in a position to order that recall. That's within the jurisdiction of the FDA. So yun sana isa sa FDA. Nila. Yun nga, yung mga maling na yan, yung mga maling, mga spam na galing China, would that be, delikado din po yan, pag galing po yan sa, let's say, contaminated yung baboy na ginamit sa processing na yan, is there any way, any move by the government to ban this type of processed meat? Or ano bang plano ninyo? Dapat po yun ay kung nakapasok i-recall. At saka dapat po ay huwag nang papasukin. Dahil nga po dun sa yung kanina sa presentations, yung nature nitong problema na to, wala siyang bakuna, walang treatment, 100% ang mortality, napakataas, napakalawak nung range ng tolerance niya, ng temperature, acidity, etc. So, sa palagay po ng namin sa department, dapat po yung mga, tama po yung sinabi ni Mrs. Salas, dapat po yan na i-recall ng FDA. Ang under the Food Safety Act, Mr. Senator, yung pong process at saka final products, toka po yan sa regulatory system natin ng Food and Drug under the Department of Health. Before I go back to you, ma'am, tatanungin ko ng FDA, ano bang ginagawa nila? May we ask the FDA to comment? Ma'am Pilar, ano bang plano ninyo? Good morning po, sir. We already issued a temporary ban for the importation of the processed meat, pork meat from the affected areas. Kung maling, wala na yan. Hindi na pwede po. Noong September 24, 2018 po namin, sir, ni-release. And then, to supplement that banning, we also issued last February 15 advisory when it comes to a public warning on the sale or consumption of processed pork meat product from those affected countries. So based kasi po sir sa database namin, we have issued product registration noong in-apply pa po ng 2017, 2016, but our records doesn't show na na we have issued product registration nung nag-issue kami nung ban. So until now, if there's application, we deny their application. So yung recall, yun pa po ang hindi namin pinag-actionan nyo. Yung pang kailangan yung nandun sa ano, sa shelf. Okay. Kasi ang reckoning point, if it was produced maybe iyan po yung pag-uusapan po. Kung it was issued prior to the nung na-issue namin, so I think we have to discuss in internally. Yes. And also we would like also to ask the Bureau of Customs that, you know, yung mga pag may dumating, hindi na nila na-release kasi we issued naman the ban. Yeah, we'll be headed towards the Bureau of Customs. Sige, thank you, ma'am. So, ma'am, Mrs. Salas, yes, thank you, sir. And we have samples of product which we bought from supermarkets that were processed after the reckoning date of August last year. Nakalagay kasi doon yung date of production. So meron talaga sa mga supermarket. Then another thing, sir, is of course this is for the Department of Agriculture also. We were suggesting if it is possible, considering the stock presented of frozen meat that are available, that we are 60 days safe. I mean, there is enough inventory to cover 60 days for as of now. So if, I don't know if it is possible, but we are requesting if it is possible to have a temporary total ban on the importation of pork, even from countries that are not yet declared as ASF infected, if it is possible. And then on the subject of indemnification, which was aired by the backyard hog raisers, we were also, as mentioned by Yusek Serrano, we were requesting that this ASF
thing should be elevated to a national emergency issue so that there can be a fund that can be tapped and other government agencies to participate in this aspect. If it is possible to put this on a higher level as a national emergency issue so that the subject of indemnification can also be put in that declaration. Thank you, sir. That's all I can recall. Senator? You, Ms. Salas. Senator? Yes, Sendo. Since kung nakita natin last September, last year pa, nag-prepare na yung DA about African swine fever. Ano bang budget ang linagay nila for this one, no? Kasi kung nag-prepare sila last year, sana naisama ito sa 2019 budget. Kasi nag-prepare na sila last year and the budget hearing, di ba, September, October. So, dapat may pasok itong budget na ito. And alam naman ng DA na medyo mabigat itong African swine fever. Tanong natin yung Mr. So, tanong ko yung si Yusek Serrano, do you have a budget in place for 2019? For these kinds of contingencies, particularly those with the implications on public health and the integrity of our production systems, parati naman po kami nagpo-propose dyan. At alam naman po namin na hindi ito problema sa Kongreso, lalong-lalo na sa Senado dahil naging supportive naman po kayo. Ang problema lang naman po namin dyan ay kung yan ay maisasama ng DBM sa NEP, National Expenditure Proposal, sa President's Budget na isusumite sa Kongreso for your deliberation as an Appropriations Act. Doon po kami, parati naman po kaming, kasi alam po namin lang, hindi lang po ASF. Actually po, we have been proposing for, para meron kaming contingency resources. Para dito sa mga ito, marami po tayong mga binabantayang diseases. Meron din po tayong minemaintain yung ating FMD-free status. Kailangan po meron din tayong mga contingency, dyan. In fact, meron pong protocols, pero kumisan po, magpapahirap sa implementasyon ng mga protocols natin kung mga magkaroon tayo ng incident o anecdote ay kung minsan po yung kakulangan din ng budgetary resources para ipatupad itong mga. So siguro po, yung pong sinasabi nila, kung September na po, actually underway na yung deliberation sa budget, tapos na yung President's budget niyan, Sendong. We sa department po, bago pa po mag-umpisa yun, bawa po kami, itong sa proposal sa 2020 budget, November pa po, nagba-budget call na kami, inuunahan na po namin yung ang DBM. Pero ang DBM po, mag-i-issue ng budget call yan later pa, mga within the first quarter, kung minsan, second quarter of the year, in preparation for yung sa mga submission ng President's budget. So yun, ang ano po namin dyan, kailangan lang siguro mas, in fairness to DBM, kailangan lang po siguro for the National Livestock Program at ang BAI, kailangan po kasi talagang solid yung at saka detalyado yung proposal mo. But Mr. Senator, ang problema sa, if you're preparing for contingencies na marami kang uncertainties, like you're preparing for ASF, hindi mo alam lahat, no? Hindi mo alam yung extent ng maapektuhan, pero ang proposals dyan, you propose a conservative estimate so that meron ka lang, pagka tinamaan tayo, halimbawa, meron kang ibubuka kagad. So the agility of the system is ensured, and that when there is a declaration of emergency through the auspices of the Office of the President, you have access to a lot more resources to supplement what is already in the budget of the DA. This year, do you have a budget? Would you have a number in my figure already? Sir, karaniwan po pag mga ganitong emergencies, kukuhanin po yan sa calamity fund. Eh. At the moment, hindi tayo na... In other words, wala tayong contingency, wala tayong budget na nailagay. Wala po, sir. Sa 2019 for this problem. Actually, sir, sa Bureau of Animal Industry, minus 100 million po kami this year.
So, wala. So, that's why we're insisting on an emergency status. So, meron po sa calamity fund. Kaya, kaya lang, dapat mag-declare muna ng outbreak bago magamit po yun. Yung nga eh, problema dyan, kailangan preparation muna tayo. Ayaw natin pumasok. Diba? Ayaw natin ng outbreak. What we're trying to prevent is the outbreak. And we need funds for that to prevent the outbreak. So, the important thing that we found out today, this morning, and I appreciate candor. Kasi diba, tell me the truth. Kasi kung wala, maghanap tayo ng pondo. Kung linapitan nyo ako, budget hearing, I would have placed budget for you guys under our Senate's realignments. We could have done that. Kasi napakahalaga nito. So, let's be honest with ourselves here today. Wala tayong additional budget pagdating dito sa African swine fever to prevent no the African swine fever for coming. Wala, zero. You're running on the usual budget and you're utilizing the usual personnel. In other words, and smaller budget, Your Honor. Smaller by 100 million. Senator, can we ask how much is the budget of Bureau of Animal Industry? 600 million, sir. Around 600 million. And the NAS, MMIS? MMIS. 400 million. Maliliit yan eh, kasi personal services lang, malaki na yan. Yung PS nila siguro dyan, yeah, malaki. Senator, ang sinasabi ko lang, dapat, kasi kung ganun ano itong sakit na ito, dapat humingi ang kalihim ng Department of Agriculture na priority ito kasi ang hog industry dito sa ating bansa well, according malawak. According to them, and I also commensurate with them because lahat naman humingi ng pondo, even the FDA, even the customs, and other agencies. Ang problema, ang may bibigay ng DBM always slashed eh. Nasa slash sila. But you know, we could have done this during the budget hearing. So, well, it's a bit too late. But we'll see what we can do for next year. But I hope it matagal pa yan. So, we have to make sure, baka kailangan makausap natin si ES Mijaldia na baka mahanapan nila ng pondo kung saan para madagdagan ang pondo ninyo. For the meantime, in the reenacted budget, may mga savings naman dyan. Baka pwede madagdagan yan para sa prevention of ASF. Yes, Yusek. Your Honor, maganda po yung suggestion niyo kasi as of this time, wala po kaming ibang recourse by way of budgetary resources except through the sources that may be of, usually po ang Malacanang, they have emergency funds. One other thing that I would like to bring to your attention, Your Honor, is that puro JO, job order po ang ano, ang mga... Kaya po kami ay parati kaming dumudulog sa DBM para bigyan kami ng permiso na magkaroon ng dagdag na budget para sa mga regular positions. Alam naman po ninyo na sa batas natin, pag hindi po regular officers, wala po silang karapatan na mag-implement ang ating mga regulatory measures. Ang job orders po ay walang authority, wala ko tayong employee-employer relations sa kanila. Hindi po sila liable sa kung anuman ang mangyari doon sa token nila. Halimbawa, pag nilagay po natin sila sa border or sa pre-border, yun po yung isang malaking kakulangan. Kahit po mag-hire kami ng 100, kung job orders po yan, wala po silang plantilla positions para kami makakuha halimbawa ng mga vets o mga animal science majors na may specialization on something related to quarantine and these kinds of fields. May hirapan pa rin po. Can you say yung mga job order niyo hindi pa nababayaran until now because of the reenacted budget? Ganun nga po, Mr. Your Honor. Okay. I heard that with other agencies, the DNR, napitan ako sa regional office, lahat ng job orders hindi pa nababayaran since January. Opo, lahat po. Lahat and that's the reason why we really need to pass the budget no, as soon as possible. But, okay, let's go talk to other stakeholders. Engineer, may I also recognize your Senator,
Gusto ko lang matanong, no, kasi yung mga sa baka naman, no, may pondo ang National Dairy, no, na papasok ng baka rito sa ating bansa. And may nag-inform sa akin, isasubmit ito sa Committee on Agriculture, na nanalo na yung bidder, no? Nanalo yung bidder for the second time. And a certain Toto Albano, I don't know who is that, is interfering with the NDA para ma-cancel yung winning bidder, no? And isa pa, kagaya ng ASAP, dapat ma-transfer na yun sa land bank. Nasaan na yung transfer to land bank, no? Kasi para at least yung mga hog raiser pwede nang gamitin yung ASAP, no? So ito yung mga tanong na gusto natin malaman, kasi kagaya niyan yung interfering ng a person na name Toto Albano. Sino ba itong Toto Albano, no? And imagine yung winning bid ayaw i-award sa kanya ng ano, dahil dito sa certain person. And yung sa ASAP naman, dapat sa tingin ko ma-transfer na sa land bank para at least makaumpisa na yung mga small hog raiser like si Manong na pwedeng ma-access yung fund ng ASAP. Well, I think the ASAP is the secretary sa ano yan, di ba? Dapat yung secretary ang magpirma niyan, Yusek. Is it in his desk? Is it his... di ba may ASAP funds is supposed to be transferred for land bank for small-scale hog raisers? Nasa land bank na po. Yung loaning program niyan, ang natira na lang po na under the decision of the Department of Agriculture and its officers, scholarship lang po, tsaka yung research and development. But scholarship and development? Wala bang loan? Scholarship tsaka R&D po. Wala bang loans yan to small farmers? Meron po. Pero maliit na portion lang po ng ASAP yun. Yun naman po yung nasa batas eh. So may menu yung batas? Oo. Di ba yung pinasa ng batas ng Kongreso? Na yung extension, mga loans ay, opo, ay yung mga loans ay nasa land bank po. Yung pong merong provision doon for some funds for research and development, which will be grants, yeah. At saka yung scholarship grants. Those are, yun po ang pinaprocess sa Department of Agriculture. Or maybe in another hearing, we'll call land bank to join us. Let's recognize the other stakeholders. Mr. Dr. Zoilo Lapus, of the President of College of Swine Practitioners. Yeah. Ang totoo nito, Agosto pa lang, tinawag na ho kami ng Bureau of Animal Industry dahil nag-aalala ho sa African Swine Fever. So September, nagkaroon kami ng briefing ng mga members namin, nagsalita tungkol dito. Noon pa lang, sinabihan na namin ng customs, immigration, yung mga disinfection. Pero sad to say, ang tagal ho bago umaksyon. Actually, ngayon ko lang nakikita yung mga pinakikita ni Sendong eh. Kasi ako ho, pupunta Davao pa every month. Madalas ho, walang disinfectant, wala kang tatapakan. Nag-abroad, pagbalik namin, tuyo ho. Sabi nga ho ni ASEC, di rin pwedeng paapawin. Kasi nag-suggest ako foam o kaya ano. Pero ngayon, mas maganda na ho. So sa madaling sabi, hindi ho tayo consistent. Kami ho ay mga veterinaryo na kami una sa front line para asikasuhin yung health. Sa katunayan ho, nakipagtulungan kami sa Philippine Veterinary Drug Association at saka sa Bureau of Animal Industry. Meron ho kaming libro na ilalaunch ho namin sa Hague Convention. Ito hindi ho para lang sa farmers, kundi para sa mga estudyante, teacher, dahil ang ginagawa ho namin, information drive. Pupunta ho kami sa iba-ibang region, iba-ibang barangay, iba-ibang probinsya, at nakikipag-unahin ho kami sa mga LGU at sa mga eskwelahan para maintindihan nila kung ano ang African Swine Fever. Kasi ngayon, no,
Kaya ako, marami ako mga hinahandle na farms na tatlong buwan na ho ang baboy, hindi pa ho na ibebenta. So lumalabas ho, yung mga baboy, maabot na ho na 150 kilo, 160 kilo, wala akong takers. Humina ang paghila dahil matumal daw ho ang baboy. Bukod sa ang sinasabi ho ay maraming frozen meat. So kung doon ho sa sinabi ni Sendo kanina, saka ni Chester, na kung iaayos lang natin kung paano importation at titignan natin na 95% self-sufficient tayo, hindi yung maghihirap yung mga farmers, lalo na kung may scare. Ngayon, ho, narinig ko pa rin ho na nagsalita ang DA na merong mutation posible at mahahawa ang tao. So, nakakatakot ko ito, scary ho yun. Parang ng bird flu, nung una ho na in-announce, nakakahawa rin ho sa tao. Eh, wala pa ho yung testing ng Australia. So, ito ho, very scary ho ito. Kailangan medyo magdahan-dahan ho tayo ng pagsasalita kasi ang mga Pilipino ho paranoid dyan eh. No? Pagka ho nakakahawa na sa tao, ganun na nangyayari. So, ang amin hong drive ay ma-inform ang lahat ng tao na ito ay hindi pa nakakahawa. Kundi ang makakahawa ay mga baboy lamang. No? Kaya yun ang kinakatakot namin. Sa ngayon ho, malaki ho ang ugnayan namin sa Bureau. Ang hinihingi ko lang kay Director Domingo, sana pagsabihan niya yung iba-ibang ahensya under him na pagka ho, nagpapatawag na meeting, eh sabihin na ho lang PCSP kasi we are coordinating basically para matulungan sila technically. Kami nakipag-unayan, hindi lang sa local, kundi pati sa abroad. So marami yung kaming mga kaibigan at ina-advise kami kung anong ginagawa nila. Kamukha ng China, kamukha ng Korea, Taiwan, lahat ho yan. Dahil naging presidente rin ako ng Asian Veterinary Society na kung saan yung buong Asia ho na veterinaryo ay nag-uusap-usap din tungkol sa African Swine Fever. Tama ta. Kaya ba, Doctor, may ASF? Wala sa China? Wala pa ho silang ASF, pero dun ho sa border ay na-intercept nila ang isang turista na nagpasok ho ng dumplings sa siomay. Ganun. Na positive. Border sila ng China, yes. I think. Yeah, okay. At thank you. Thank you, Doctor. Senator? Yes, Ang Philippine Coast Guard, si Manong George, I think may mga dog na pwedeng mapahiram yata or maano dun sa... Papunta tayo dyan, yeah. Engineer. No? I'll just talk to your stakeholders first and then we'll go to the government agencies. Dr. Occidental, will you have a statement on this? Good morning. Napag-uusapan na rin lang po yung budget sa DA, kangi-kangina. Kami po mga veterinaryo na directly involved sa operations po ng backyard, commercial, at semi-commercial hog ranch. Sandali ma'am, pwede kayo kumain na. We'll have a working lunch while you're... Kung pwede po sanang makonsider na rin in the future, yun pong government interference or subsidy po sa livestock insurance coverage. Hindi lang po para sa ASF and other diseases, kundi po pwede rin sa typhoons and floods and other calamities. Yun na po. So, yung sa crop insurance, yung livestock insurance. Thank you, ma'am. Can we now recognize Dr. Eugenio Mende? Salamat po, Senator. Kami ang representante ng reference information ng Bureau. At dahil national ang aming distribution, kasi nirepresenta namin yung lahat ng mga nagbibenta ng gamot at ng feeds all over the country, isa pa sa priority namin ay yung information dissemination. So kahapon lamang, tinap kami na technical working group ng Bureau para tingnan lahat ng
iba pang oportunidad na ang virus ay hindi makapasok dito sa Pilipinas. At isang tinalakay natin ay yung paraan sa yung mga contaminated na mga feeds at mga raw materials. Marami kasing studies na yun ding mga ang virus ay nakakapasok doon sa mga materials katulad ng grains na in-import natin mula sa ibang bansa na infected ng African swine fever. So ginawa natin yun ng guidelines, ginawa natin yun ng requirements para hindi yun makapasok dito sa atin. We support na lahat ng mga poor science hosts kung saan nabubuhay ang virus ay totally banned sa atin, pero yung ibang mga materials na hindi naman host pero maaring source ang contamination ay may guidelines sa tayo at yan ay kakascade natin, yan ang nirekomenda natin doon sa Bureau. Sa ating ikot sa buong Pilipinas, minandate natin lahat ng miyembro ng drug companies na magkaroon ng programang technical as information dissemination sa lahat ng provinces, district, municipalities ng Pilipinas. And so in fact, mamayang hapon, didiretso ako ng Davao kasi merong information dissemination naman sa Tagum bukas. At ganun din ang ginagawa ng lahat ng miyembro natin para maintindihan ng lahat, hindi natakot kumain ng karne, maintindihan kung paano nakapasok at paano maiiwasan. Sa ikot lang natin, at dahil nandito yung Coast Guard, sa ikot lang natin sa buong Pilipinas, well, na-cover natin yung karne, yung maaaring papasok sa karne, maaring papasok sa feed, sa raw material ingredients. Ang isang kinakatakot sa ikot natin ay, dun pala sa Palawan, marami pala tayong isang mangingisdang Chinese at maaaring Vietnamese na dumarating sa mga lugar nila. No? Kasi na national yung ating scope, marami nagre-report na may mga fishermen dito sa amin na Chinese. Ano ang control measures natin sa mga ito? So, dahil nandito sila, maaaring tingnan din natin kung ano yung programa. At yun naman ibang sinasabi nila na baka may ibang mga maliit na negosyante na nag-i-import directly. I think saklaw naman yun doon sa ating diskusyon sa raw materials. So, yun lang siguro yung concern natin sa mga Vietnamese na sinasabi nila ang ulam ay pork dumplings o maaaring pork adobo na talagang strong carrier ng ating virus. Thank you, Dr. Mende. Now let's go to the government agencies, no? Sir, to sir, PPA. Yes, ma'am, before you do that, nabanggit niya kasi yung tungkol sa feeds and the raw materials. I would like you to consider one particular feed ingredient, which is feed wheat. No, ang feed wheat ay substitute for corn. Although it's not a 100% substitute, but it is a very needed substitute. If we are not very careful there, with the present situation of corn, meron pa tayong El Nino and all this, kung magiging magkakaroon ng ban sa feed wheat, palagay ko malaki ang magiging problema noon sa industriya. Sir? Kahapon doon, hapon namin inaral lahat ng posibilidad na buhay ang virus na darating galing sa feed wheat from Europe. Inaral natin yung lahat and our guidelines covered all the safety measures na walang makakarating na katanggap-tanggap din sa ating mga importers. And yesterday, it was well represented by feed millers, by importers, Mr. Hans Sua. At yung lahat ng ginawa ating guidelines, kapag na-aprobahan nyo ng Bureau, sinisigurado natin na walang banning at yung ating guidelines ay doable ng ating mga importers. I understand feed wheat is in the moderate risk. Could it be possible to put it under the low risk? Again, yung i-approve natin ay aprobado din ng ating mga importers. So, kung sino man yung importers, ma'am, at pag nabasa ng guidelines, kasama sa diskusyon, kayang-kaya nang dalhin yung ating simple guidelines. Okay, thank you very much. May just remind everybody to address the chair. You cannot address each other. This is a committee hearing of the Senate. This is not a pulong-pulong. Thank you, Mama. Sorry. Anyway, okay. Yes, Dr. Lapos. So, may tumawag lang, ay may nag-text lang sa akin ngayon na ipaalam daw sa inyo ano raw ang gagawin do sa mga feed wheat na nasa farm na yun daw ho ay nasa mga farms na ngayon galing sa Ukraine, ASF infected. I want to ask that question before I proceed to the Coast Guard and CAP and the customs. Yeah. Is it a carrier? Could this be a carrier for the virus? Sa simulation exercises ho ng mga dalubhasa, lumalabas ho
nag-transfer ho sila ng contaminated na ingredients. Ang feed wheat ho ay isa, corn cob, rice bran, soya, yan ho. 30 days, buhay ho yung virus. Pag nasa materials na yun, pag nasa loob ng materials na yun. You know, mismo yung ingredients na ang ginawa, niload sa barko, tapos itransfer ho, for 30 days shipment, positive pa rin ho at infective pa rin ho yung virus. So that's another eye opener. That's another eye opener. Let's go to the Coast Guard, Rear Admiral George Orsabia. Sir, thank you for joining us. May mga katanungan to mga kasamahan natin, lalo na sa mga fishermen from China and Vietnam. Dala-dala nila mga siomay at dumpling na gagawa ng pork. Meron na ba kayong hakbang na ginawa sa o directive sa pinalabas sa inyong mga tauhan parte dito? Yes, Your Honor. Good noon. And thank you very much for inviting the Coast Guard here in this public hearing. Well, to be honest, it's the first time of the Philippine Coast Guard to be aware of this kind of threat. The Coast Guard is only expert on, mga tawag nito on narcotics and explosives and other threats that we have, but not of this nature. But we are looking into how Coast Guard could be of help in addressing this threat, particularly in preventing the same. And as regards to your question, sir, on the fishermen, especially our fishermen dealing with Chinese fishermen as well as Vietnamese fishermen, the West Philippine Sea in particular, kasi totoo po, nagkakaroon po yan sila ng mga bartering of goods kasi at sea. So they exchange Philippine products with Chinese products. Hindi natin maiwasan nga talaga naman na mayroong mga meat products from China and Vietnam na nakakarating talaga sa Philippine side. For now po, honestly, wala pa po kaming directive na ganyan to prevent our fishermen from receiving such kind of product. But having been aware now of this, we will do something about this, of course, in coordination with the local government units where these fishermen are known to be homeported. Kasi meron naman po tayo mga presence in certain coastal areas. We have stations and substations, and they are our frontline, and they have to coordinate with the LGUs as regards to this. Para naman na ma-warningan na rin ng mga fishermen natin na huwag nang tumanggap ng ganito. So yun po yung magiging course of action ng Coast Guard. After this hearing po, we will make such kind of directive for our frontline units there in Palawan to make such course of action po. Yes, please, Rear Admiral, you know, you're very high level, and we appreciate that they sent a high level officer of the Coast Guard to our hearing, because this is no laughing matter, this is no joke. Ika nga, napakatindi nito. Ang dami sa ating mga kababayan ay pwedeng mawala ng trabaho, mawala ng livelihood dahil dito sa African swine fever. Not to mention the fact that, as I mentioned earlier, a majority are small backyard operators. So, frontline defense po kayo. And siguro after this meeting, baka pwede po kayo magtawag ng pangalawang meeting together with your staff. And maybe you can tell them, give them the information that we've got here on the dangers of African swine fever. Can we get that commitment, sir? Yes, Your Honor, we will do that po. We'll comply accordingly. Although I'm quite sad that the DA has not connected with the Coast Guard on this. Dapat proactive na kayo dito sa mga Coast Guard and frontline units. ASEC, wala bang... Sir, I'd like to... Kita kita, ASEC, sa picture. Nagbabantay doon sa airport. Sana sa Coast Guard din. Yes, sir. Coast Guard ka. Good afternoon po. Actually, sa Region 3, doon po sa Pampanga, Bataan areas, Subic,
si Dr. Manalili po, yung regional quarantine officer natin, pumunta na po sa mga islands na kung saan yung may mga Chinese vessels na pumupunta. Then mayroon pong information din nangyari doon. Then tinanong niya ni Dr. Manalili, ano bang exchange ng fishermen at saka yung mga Chinese doon? Ang sabi po ng mga fishermen doon is sa sigarilyo po sila yung parang exchange sila isda versus sigarilyo, ganun po ang pero dapat i-briefing na nila na bawal yes po pagkain. Opo, ginawa na po ng regional veterinary quarantine office natin doon sa Kwantiyan. Dapat bawal. Dumplings yan eh. Mahilig sila sa dumplings. Nagdadala. Yes. Frozen dumplings, liluluto lang nila yun. Pero i-steam lang nila yun. Kaya delikado. Opo. That will be a carrier of African swine flu. Well, we'll just continue with the seaports. Nandito yung PPA. May we recognize Mr. Arnold Villegas? Sir? Magandang tanghali po, Senator. I'm Arnold Villegas, representing the Philippine Ports Authority. Sa kasalukuyan po, wala pong top management ngayon. So ako po ay pang-apat sa rangko pagdating sa organisasyon ng PPA. Simula po, kung susukatin po ay simula sa GM, ang lahat po ng official ng PPA sa ngayon ay umaattend po ng Port Executive Conference sa Baguio. And they'll be back on Friday pa. So ako po ang pinadala upang kumatawan sa Philippine Ports Authority. Villegas, ano bang mga hakbang na ginagawa ng PPA para masagot itong problema na African swine fever? Meron kayong mga hakbang na ginagawa? Or meron na po. Are you also clueless? As early as last year, nagpatawag po ng meeting ang BAI sa PPA at nagpadala po kami ng representative doon. At pagkatapos po ng meeting, yung pinadala po namin kinatawan sa meeting ay nag-submita po ng report. At as early as November 5, 2018, may hawak po ako ng kopya. Nagpalabas na po ng direktiba ang aming management sa lahat po ng port manager sa buong Pilipinas. Ibig sabihin po, hindi lang po kami nakatuon sa mga pantalan na nagki-cater sa mga foreign vessels. Ibig sabihin, binigyan na rin po ng direktiba, pati po yung mga pantalan na nagki-cater sa domestic vessels. So, ibig sabihin, may makapasok man, hindi maiiwasan din po ang pagkalat sa iba't ibang pantalan. So, ito po ay kopya ng direktiba namin na inuutusan ng lahat ng port managers na makipag-coordinate sa BAI kasi po hindi naman namin alam kung anong klaseng chemical yung ilalagay doon sa mga footbath. At hindi po namin, wala po kaming ganung expertise sa paglagay ng gano'ng karaming chemical. So ang ginawa lang po namin, in-inform namin ng aming mga port managers na makipag-cooperate po sa Bureau of Animal Industry. At simula po noon, ay isa-isa na po nagdadatingan yung mga report nang galing sa mga port managers namin. Hindi ko lang po dala yung kompletong listahan, pero sila po ay nagsagot, isa-isa pong sumagot. Yung mga port managers po nakatanggap ng direktiba na sila po ay nakipag-coordinate na sa BAI at naglagay na ng mga karampatang pamamaraan para maiwasan po yung pagkalat nitong African swine fever. Yung mga cruise liners, maraming cruise liners na pupunta sa Pilipinas. Pinakita kanina ni Director Domingo yung isa doon sa Subic. Pero alam ko, meron din sa Boracay nung dumarating, may Palawan. Yes, nasabihan niyo din pa po yung mga tao natin dyan? Dahil po yung sulat ay naka-address po sa lahat ng port managers, ibig sabihin po, sila po ay inuutusan. Pero gusto ko lang po linawin na ang Subic po at ang, ano po yung nabanggit nyo, Palawan, ay Boracay po, ay hindi po nasasakupan ng PPA sa ngayon. Ang sumasako po sa Subic ay ang SBMA at ang Boracay naman po ay yung LGU po. Ito po ay dating sa PPA pero ikinuha na po ng LGU. Gentlemen, I think you should map out all the areas na pinapasukan ng mga cruise ships, huh? Because many of them do come from China. And some of Europeans also, maraming Europeans, very porous yan. I think yung pinupuntahan nila is Palawan, Subic, tsaka Boracay. Tatlong area na yan eh. Ah, may 100 islands pa ba? Pangasinan. Meron ba dyan sa inyo sa Pangasinan, na cruise ship?
eh dumadating ho na mga foreign ship ngayon sa 100 Island. Diyan tayo delikado. Pag hindi natin nabantayan yun, na hindi nalagyan ng footbath yun, masabihan yung mga tao, pagpaba, huwag dalhin yung mga produkto o pagkain galing sa cruise ship. Senator, ang gusto ko sanang malaman, no, kung from Bureau of Animal Industry, kasi may mga measure tayong sinabi, no? Paano yan? Ini-implement ba ito? Kasi kung wala namang budget, paano ma-implement ito? So hanggang saan tayo, hanggang yung 800 million, for example, hanggang saan ba yun? Or at least malaman ng industry, no? And makakahingi pa ba tayo sa national government? Or paanong gagawin natin? Kasi kung hindi, talagang on risk tayo. Kasi may, maski may ginagawa tayong procedure, pero wala namang budget. So paano yan? Yeah, so sariling sikap ginagawa nila, as I see it now. Am I correct, Director? Yes, Your Honor. Nag-realign na po kami ng budget po namin para po bumili ng mga kailangan po dito sa prevention programs po natin, tsaka pampasweldo sa mga dagdag tauhan. Sa presentation ko po, may nakalagay po doon na proposal kami na para po kay Presidente to declare a state of emergency. Dito po kami kukuha ng pondo para po doon sa iba pang preparations na gagawin. How much would you need? How much funds would you need? For example, yung 40 na sniffing dogs na yun, magkano yun? And the other measures that you plan to do? Yes, sir. Nag-canvas na po kami ng aso at nagulat po kami. Ang isa palang trained dog ay mga kalahating million po. Apo. Senator, I think ang Philippine Coast Guard may 400 na aso yata. Baka pwede silang tumulong. Yes, Sir George. Yes, Your Honor. Regarding sniffing dogs for such purpose, the Coast Guard right now doesn't have dogs for such purpose, but we now have at least 30 dogs that can be trained for such purpose. So we can commit that, but we need 3 months to train these dogs. Therefore, we should ask the DA through Yusek Serranos, he's the highest level official of the DA here, to coordinate with the Coast Guard. If you can get help from the Coast Guard, why not? Magtulungan na lang muna tayo. But going back, is magkano ulit, Director, yung kailangan nyo na pera para dyan? Kasi pwede naman natin kausapin yung Malacanang eh. May so, proposal po ng isang association po naman nag-aalaga ng baboy, hanggat maaari, meron tayong 1 billion standby fund para po sa indemnification. At yun yung indemnification. Pero yung so, magkano kailangan mo sa operation para mabantayan yung mga ports, seaports, yes, malagyan ng footbath, malagyan yes, natin sir, ng mga signages, yes, sir, dagdag ng tao. Pati po doon sa katraining pa po ng mga tao na may involve po dito, ang total po 41 million po, Senator. 41 million? Eh, maliit lang naman. Hindi naman kaya, hindi naman ganun kalaki. Kasi usually si Presidente has a fund, he gets it for PAGCOR, or you can get it from PCSO. Humingi ng fund yan para sa kanila, pondo sa kanila, sa President's Social Fund para mapondohan ito. Can you give me a breakdown of that that list para mapasa natin yan sa Malacañang? Matanong natin sila. Dito naman tayo sa, tapos na tayo dito. Let's, Attorney Obsoma, ano po trabaho ng NMIS? Ano ba ibig sabihin ng NMIS? Northern Mindanao Institute of Science? Ano ba yan? National Meat Inspection Service. Ah, National Meat Inspection Service. Oh. So, ma'am, ano yung mga hakbang na ginagawa po ninyo? Kayo pala nag-inspect? Sabi, unang-una siguro, ano bang scope ninyo? Ano bang ginagawa dapat ninyo sa inyong mandate, mandato? Meat inspection po ng local saka imported. So, inspection po ng imported, doon po kami sa cold storage facilities nag-inspect. Kasi sa first border po, ang quarantine, nag-inspect po doon. Ang ginagawa po sa cold storage facility, 100% stripping. Yung lahat, in-unload po lahat ng boxes and then we open and close. Yan po, ginagawa ng inspectors. Yan, mamaya, kakusapin ko FDA, we're gonna ask FDA and the DA as well as the NMIS, what is the process of importation? Because obviously, that is a big major problem now. We're importing so much, eh talagang baka may makalusot na AFS or ASF na sakit, no? So, I will go towards that line of thinking later on.
on how importation is done in our country and how come the MAV, ang konti-konti lang binibigay natin ng minimum access volume, pero times 10 yata ang importation sa ating bansa, di ba? So, yan ang pag-usapan natin. We'll be proceeding to that. Sa airports and, of course, Bureau of Customs, very, very important. We'll start off with Dr. Nazar. Good afternoon, Your Honor, and everybody in this room. So I'm Dr. Sherman Nazarian. I am a aviation medical examiner from CAP, from the Office of the Flight Surgeon and Aviation Medicine. So yung scope talaga namin sa job namin talaga sa office is to examine pilots and airmen with regards sa kanilang health status. So in relation naman sa air transportation hindi naman po lahat kasi sakop ang nasa lahat ng airport sa Pilipinas, like yung kaninang pre-present MIAA ang may hawak kasi noon. So we are mostly CAAP deals with domestic flights, domestic airports, and not all airports like Katiklan and Clark are handled by CAAP. So, would have invited here as well the MIA, Manila International Airport Authority. Yes, po. Simon Dehar and their team. Okay, go ahead. But in relation with, kasi may mga airport din naman ng CAAP na may mga international flights. Ang pagkakalam ko lang po, mga usually sa mga Asian countries like China. So we can address to that concern. Then siguro itap namin yung Bureau of Customs and Quarantine. I think, Doc, you have to. I believe the DA should spearhead this. You should have a task force. Sama niyo yung CAAP, because I know for a fact there are direct flights from China to Katiklan. Yes. China to Calibo. China to Cebu is handled by the Cebu Airport Authority. But many other provinces, may direct flights na sila, Davao. I know direct flight to China, meron sila Hong Kong. So dapat mabantayan natin na maayos ito. Yes, Senator. Yeah, so will you come up with a directive? Will you be meeting with your bosses after this? What is your plan of action? I will meet with the top management in regards sa security. Then siguro yun, sasabihin ko na lahat yung concern from this here. But aside from that, I believe that the Department of Agriculture should lead a task force meeting. Yung meeting nyo, you said, with the stakeholders last week is not enough. It's obviously a band-aid measure to quell the fears of our local stakeholders. But what we need is an interagency task force, I believe. That is what we need to do. Mr. Senator, actually meron naman pong in place na within DA and BAE, but I agree the coordination with the others in the ports and the ports of entry of the country, including siguro ang alam po meron pong directive si Secretary, including yung mga kung saan dumadaong yung sa West Philippine Sea, mga fishermen natin, including na Botas Port. So we have included instructions to the Philippine Fisheries Development Authority, which is in charge of these ports, seaports na kung saan nagdadaong ng isda, including municipal ports, na mag-check po nitong ganitong klase ng mga kargamento. Oh, because this is an eye-opener for you, I'm sure, sa mga taga-DA. Hindi alam ng Coast Guard, hindi alam ng iba't ibang agencies, CAP, I'm sure they're familiar, but they're not as familiar to the extent of the dangers of African swine fever and other agencies, no? Yung PPA, may mga butas pala. Hindi pala nila hawak lahat ng mga pier at port. Diyos ko, kalaki pala ng problema ito.
And so let's go to the Bureau of Customs. Ma'am Elizabeth, what are the steps that you have done already for this? Good morning, sir. Good morning to each and every one of us here. As far as the Bureau of Customs, even before the ASF issue, we've been turning over meat and meat products to the BAI already, to the quarantine, because of this phyto SPS, sanitary phytosanitary permits. So with that, we've been doing the turnovers already. But with this ASF issue, we really intensify our efforts in preventing or monitoring all meat and meat products from the time we receive a memorandum coming from, on November 20, 2018, we receive a memorandum coming from Assistant Director Jocelyn Salvador. And in relation to this, in view of that memorandum, our very own district collector also issue a memorandum to all frontliners to intensify and be vigilant in watching or in implementing the rules and regulations of this year of quarantine. So we had a lot of interceptions already starting January, which is really unusual because we usually turn over processed goods and unprocessed goods in a minimal volume only. But this time, because of this ASF issue, we were able to turn over to BAI from January up to March 17, a total of 3,900 kilograms of meat and meat products. So we had our X-ray, and it is sad that we only have 12 X-ray inspectors. And considering that airport is in a 24/7 operation, and we have at least 17 x-rays, we have a terminal one, we have 9, 6 at the check-in at ramp side, check-in x-ray for the check-in baggage, and we have 3 at the arrival for the hand carry, and also at terminal 2, we have 4, 2 at the check-in area at the ramp side, and we have also 2 at the arrival area. And then at terminal 3, we have also 4, 2 at the ramp side for the check-in baggage, and 2 at the customs arrival area. Now, realizing this, we have only 12 inspectors. So you could just imagine how hard or difficult it is for them to render services 24/7. So I'd like to, although I sympathize to so-so of what he said earlier, that when he arrived, there was no X-ray inspector. I'll try to, you know, every now and then we keep on reminding all the X-ray inspectors to really operate the X-ray machines 24/7. But with these 12 inspectors, you could just imagine, they're humans, they're not machines. So if ever wala pong tao ang X-ray machine, usually yung aming mga flight supervisors and examiners call the attention of our XIP head. In fact, I was talking to him earlier and he said that they're really trying their best to man the machines 24/7. And with 17 X-ray machines, hindi nga po pwedeng tigi-isa eh. In kumbaga, 24/7, 8 to 5, 4 to 1 a.m., then we have 12 midnight to 9 a.m., hindi nga siya pwedeng tigi-isa eh. Kasi 24/7 siya on rotation basis. So, kaya makikita ninyo, in Terminal 1, you are traveling, there's only one at the customs arrival area check-in, ang operational, despite the fact that there are 3. And then at Terminal 2, isa lang sa customs arrival area. And then at Terminal 3, isa lang yung operate. But we make it sure that all those high-risk flights, especially those flights coming from the affected countries, are really subject to non-intrusive inspection. So that when these X-ray inspectors detected food
products and their baggage, they have to mark X. Not only food products. If you notice, and I think everybody is aware that we have turtles, we have lizards, we have drugs. So we do not only monitor meat and meat products. All kinds of products, special regulatory, regulated goods, prohibited goods, and even freely importable goods. We all monitor this. And all baggage, as much as possible, shall be subject to non-intrusive inspection. So once po nagtag ng X yan, ay 100% mandatory physical examination po siya. Kaya minsan, nagre-reklamo sila kasi minsan na-X nila yung OFW baggage. Ay may nakita silang hindi nila ma-determine kung what it is, so ini-X yan. So the examiner has to open it para ma-identify kung what kind of good is that. So, ito, I just would like to share that there was even one event na susuntukin na ng pasahero yung examiner namin because nagalit na siya nung na-refer sa quarantine yung kanyang daladala. Chef siya, he cooked 5 kilos of yung mga pinaka-the best na meat para ipasalubong niya sa pamilya niya. Tapos pagdating dito, kinonfiscate. So, tingnan niyo yung ano. So, kami, we really pity naman yung mga pasahero eh. Kaya lang, wala tayong magawa. Kasi, yun nga yun, because of this ASF issue. Well, again, no, I commensurate with you, ma'am. But there should be, kasi there should be awareness, there should be identification, there should be a campaign or a, you know, notices that says this is illegal in the first place to bring in. Pagka ganyan, mas madali yung trabaho niyo, ma'am. Pero hindi trabaho nila yun, maglagay nun. Diba? Yes, ma'am Elizabeth. Actually, the Bureau of Quarantine is in constant coordination with us. In fact, Bureau of Animal Industry, yes. In fact, a month ago, there was one coordination meeting, an interagency they conducted with the MIAA and all other, including the airlines. So, nagkaroon po ng coordination meeting talaga just to inform everybody about this African swine fever. And then we also have flyers at the customs arrival area, and we have Toblerone size signages at the customs arrival area, and there was. We have also a... Ano tawag dyan, ma'am? Toblerone size? Toblerone size signage. Malita yun, Toblerone. Hindi, ganyan naman siya. Ganun siya, Toblerone. Yun ang tawag doon nila, sir. Ah, Toblerone. Kasi yung... Parang ganito. Okay. No, not only that. Malaki pa dyan. And then we also have the standees. Yung standees na signages. Kasi ang MIAA po, meron po silang requirement sa size pagdating sa signage. And... medyo strict po sila doon sa mga maraming signage na nakikita. In fact, inalis po nila yung aming Toblerone size, as big as that, on top of the carousel. Meron po kaming nakalagay doon, so on top of the carousel na signage. And nandoon din po yung mga bawal yung mga agricultural products without permit. Nandoon po yun sa ano na yun, sa signages na yun. And then we requested the MIA to allow us to place a standee right at the concourse, yung pong walking area from the plane, yung pag-alight nila sa plane, di, ang haba nung dalakaran po nila, naglagay po kami, one from Baye also, so dalawa yung nakalagay doon. We requested that because of this, ano, and another one because of the foreign currency, kasi nagkaroon po na inspection ang Australian sa AMLAC. So, nandoon po rin sa standees na yon. Regarding doon sa parang yun nga, is a information dissemination. But it, as you have said, sir, it would be better if sa aircraft pa lang po, while the passengers are there on board the aircraft, meron na pong information, may announcement na, meron ng ganun. And also, yung ating mga embassies po sana, serve the A, padalhan po natin ng mga letters, para sila po ang mag-disseminate sa ating mga fellow men doon sa iba-ibang bansa. No, Mama, I came home last Sunday. Wala akong nakita sa NAIA to ng mga signages. I didn't notice any. But again, as you said, the NAIA, the MIA gives you guys a hard time. But wala akong nakita, ma'am.
to be honest. Meron po siya, sir. Ngayon nga, ano na eh, since meron po siyang monitor, LED, sa, ano, sa, on top of the carousel. Kaya, too small to be noticed. Maganda po yung runner. Yung talagang malaki siya. Yung runner na, eh, parang electrically operated yata. Yun, ano naman, even yung patulad ng ASF, yung sign na ganun, bawal magdala ng meat products and plants and all that from other countries. Mas maganda makita every 20 feet, oh, every 30 feet, meron nun na may penalty, nakalagay, may penalty pag nahuli kayo. Yes po. Yan ang maganda. Mas maganda po yun. And then we need to coordinate with the MIAA po. Medyo mahigpit sila. Meron po some prescribed uniform, signage, even the font. Meron po silang ganun, sir. Kaya kailangan po talaga, sana nga nandito po sila. Dapat nandito sila. It's a waste. We'll just call another meeting, invite them over to that meeting. Thank you, ma'am. Thank you. Si Ma'am Pilar will speak in behalf of the FDA. Kayo na po, ma'am. Okay po, sir. Mr. Senator, good afternoon po sa lahat. So, as mentioned a while ago, because we received a letter from Secretary Piñol to support the temporary suspension of processed pork products to be banned. So we issued that memorandum order, FDA order, in September 24, 2018 to temporarily ban the entry of processed pork in the country. So because when we import, a certain importer, they have to secure a license to operate from FDA. And then after securing the license to operate as importer distributor, then they have also to secure a certificate of product registration. So since FDA's scope when it comes to food is processed food, so that would include processed pork product. So sa ngayon po, sir, hindi po kami nagpaparegister ng applications coming from this country of pork, processed pork product from China, from the rest of the implicated countries. So we deny the applications. We don't give a certificate of product registration. So dalawa na pong order ang na-issue ng Director General Puno. So ang isa na lang pong kailangan namin pag-uunan ng pansin, yung sinasabi po ni Ms. Rufina Salas, yung product recall for all. Kasi na yun po, there are 38 products coming from China that we have registered prior to this ASF. So maybe our regional field operations office, we will coordinate with the inspectorate and then conduct post-marketing kung ano ba ang meron ngayon sa existing, then we will do the recall. So order po. It's quite important. Oh. Although usually, sir, para yes. Yung mga registered product is our mga thermally processed, like yung mga nasa can, yung kagaya na sinabi niyo, mga maling, mga luncheon meat, pero nga as earlier heard, nandun possible na andun pa rin din yung African swine fever virus. So matibay itong fever, so virus, matibay. So to ano na lang eliminate the risk, so we will be meeting and inform our Director General of what happens in this meeting, and we will do the necessary action po. Thank you, ma'am. Thank you. So Yusek, going back to this, what do we learn from this today? You said. Well, just on the point that has been raised by FDA, Mr. Senator, we would instruct BAI and our regional offices to coordinate with FDA so that their surveillance and monitoring workforce on this issue of recall can be doubled so that may mas agile tayo kasi nandiyan na eh, nakapasok na eh. It is very important for us to take them out of the shelves as soon as possible. Thank you, Yusek. On the importation side, Yusek, kasi natatakot ako, ang dami nating hakbang na gagawin, we will watch the ports, the airports, we will watch the seaports, we will watch the PPA will also help us. What about the unabated importation of pork? For example, from 2012, 151,000
kilos. 2018, nag-abot na ng almost 400,000 kilos. Is it? Sorry, 392 million kilos, rather. Is it that simple to bring in imported pork? Actually, they all under our laws, which we should implement, Mr. Senator. Basta meron siyang phytosanitary certificate, meron mong nakakomply sila ng requirements, but they can bring in imports. These are liberalized commodities, much the same way as what the legislative branch has done to rice, Mr. Senator. So wala na tayong, as of now, wala tayong import controls except sanitary and phytosanitary standards, including product standards. But you said, rice kasi, they had to pass a law, no? We had to pass the rice tariffication law. For example, the liberalization of the sugar industry is not that easy because we have the SRA, the creation of the SRA, which monitors the import and export of sugar, and we have the SIDA law, which is the Sugar Industry Development Act law. On pork ba, wala na? Tinanggal na ba natin lahat? Wala po. The Tariffication Act has removed all of those. For sugar, there is that law. The recently passed law. For rice, there was an exemption from liberalization. By the way, Mr. Senator, it's not just a tariffication law. The official title is Rice Import Liberalization Law. But if you look at the contents of the law, it's a total deregulation law, Mr. Senator. That's in my opinion upon looking at the... But we have problems of that now. I just spoke to Secretary Piñol yesterday. Nung nag-usap kami, sabi niya, palay is down, the price of palay is down, but yet the rice prices are still up. So, ano nangyari dun sa liberalization natin? Sino pa nagko-control ng pricing nun? Actually, sa hearings po, sinabi na naman namin yan. Iba, citing the experience of our livestock sector, kasi kung natatandaan po niyo, there was a demand for tariffs on poultry and meats, to be brought down to zero para daw mababa yung inflation. Sabi namin, hindi yun ang problema. Dahil na pinakita namin na bumababa na nga yung presyo ng karne, local, sa farm gate, pero yung retail, pataas pa rin ang pataas. So doon merong disconnect. Kaya ang sinasabi namin, instead na i-penalize natin yung mga magsasaka natin, bakit hindi natin tignan yung trading sector? Kasi mukhang doon ang problema. Katulad po ngayon, bumaba na po ba ang presyo ng bigas? Sa pagbaba ng presyo ng palay na prejudicial sa ating mga magpapalay? Wala pa po eh. So, yan po ang tignan natin. In fact po, ano naman po, sa department naman po, kami nag-uusap-usap kung paano ma-address itong double whammy na tumama sa ating mga magpapalay. No? Meron din pong plano yata ang i-liberalize ang sugar. Pero sa sugar po, ibang sitwasyon eh, ibang template. At pinapaliwanag namin na mas dapat bigyan ng protection kasi nga, yung agrarian reform program ng gobyerno has turned the industry on its head. Hindi naman, alam nyo naman yan, Mr. Senator, na mga 85% ng sugar farmers natin ngayon, ang average 2 hectares, mga agrarian reform beneficiaries. So ito po yung sitwasyon ngayon sa... Dito sa pork products, would it be prudent as well because of this African swine fever problem? Would it be prudent that we also come up with a ban on importation? We can only ban, Mr. Senator, on those countries na merong ASF. In fact, tinanong na rin po ako ni Secretary Piñol, sabi niya, pwede ko bang iban altogether yung ano? Sabi ko, kung meron kang prima facie evidence, saka on precautionary grounds, but you cannot maintain that ban for a long, long time. Kasi under the SPS agreement naman, pwede ka namang... say habang ino-organize mo yung grupo mo, you're say analyzing more recent information. But if you ban countries that have very clean ASF records like US, Canada, most of, in fact, the whole of North and South America, which are of course livestock and meat producing, magkakaproblema po tayo kasi wala po tayong legal reason, no?
lalo na kung nakaka-comply sila. Kung di sila nakaka-comply sa ating mga requirements saka sa standards, hindi makapasa sa inspection natin, ay talaga meron tayong reason to ban them on a country-to-country basis. Engineer. Tate kasi yung mga secretary na previous secretary, kagaya ng ano kasi, kagaya ng sibuyas, kung lumampas na yung pumapasok, pwede nilang hintuin. Yung sibuyas, hindi naman, like pork, ganun din yan eh, no? And we are asking na yung mga low tariff, dahil tapos na yung quantitative restriction, napasa na yung batas, itaas na yung tariff. Wala naman nasa agreement with WTO yan. And dapat automatic, tinaas na ng DA yan to higher tariff yung mga importation. Secretary. Mr. Chairman, unang-una, hindi po DA ang magtataas. Tariff commission po yan. At sa pagkakaalam ko po, doon sa araw ng effectivity ng nitong rice import liberalization law, ay na-reflect na po yan sa schedules ng Tariff Commission. So siguro po, unfortunately, wala dito yung Tariff Commission. Hindi na po, sa pagkakaalam ko po, kung alam po ninyo yung, kung nabasa ninyo yung corrective executive order ng Pangulo, na which corrected yung executive order nung kay former President Aquino, automatic po yan. Basta, in the next, na nakalagay doon, until 2022, or when a tariffication law is passed, whichever comes first, then nandun po yung provision na babalik po sa dating level ng tariff yung mga produkto na yon, yung products that were... implement yan, Yusek? As tariff commission po, pa rin. It's the tariff commission will declare. No po, hindi po. Hindi na po kailangan declaration. I-reflect po dapat ng tariff commission upon the effectivity of the law. Yung pong rice import liberalization law, which was March 5. Pagdating po ng March 5, dapat naka-reflect na dun sa schedules ng tariff natin, yung tariff book natin. Effective na po dun, dapat palitan na ng, effective on that day, pinalitan na ng tariff commission, yung mga rates na yon, ibinalik na dun sa kanilang dating levels. At yun po ay kinocommunicate dapat sa customs para pag merong pumasok na mga kargamento, ay the appropriate level of tariffs can be levied on those shipments. Yeah, but that's for rice. What about for livestock? Ay, hindi po. Yung rice po, 35 sa ASEAN. Yung pinag-uusapan po natin na babalik yung tarifa ay yung mga products that were conceded to interested parties. Katulad po, marami po doon mga karne. So, hindi lang naman po karne. Pero yun po kasi, meron tayo mga meat products na 40%. Ang naging concession, they were down to 5 or 10, mga ganon. Pagka po, pagkapasa nung batas, ito po yung sa corrective EO ng ating Pangulo, babalik po yun sa effectivity nung batas. Naging effective po yung rice import liberalization doon nung March 5. So dapat po, yung mga tariff lines ng karne na yun, no, at saka yung ibang products na ikinonceed in exchange for extending the rice QR, and obtaining the waiver, dapat po reflected na yung kanilang tunay na level ng tarifa. Which is what, sir? Meron po doon, magiging 40% yung mga... Pag 40% yung importation tariff, ay buhay na ba yung local industry niyan? I think it's better, no? Kasi at least bumalik dun sa dati, kasi yun ang binargain dati, no? So kung tumaas yan, tataas yung cost ng mga nagpapasok. Ang isang problema natin pa, Senator, is ano eh, yung pupunta sa palengke, yung dapat i-check ng MMIS, itong mga product na lower tariff na dati, no? Up to now kasi hindi pa na-implement yung higher tariff eh. So, tuloy-tuloy pa rin na pumapasok sa palengke, kung anong measure na gagawin ng DA, sana mahinto ito, no? At least yung mga backyard, yung risk ng backyard mas hindi ganun ka risky, kasi yung mga nahuhuli, maski nahuli ng MMIS,
hindi nila alam kung saan galing daw yung mga ngit eh. Walang, hindi nahuhuli kung saan nagpasok dun sa palengke. Okay, anyway, we could have another hearing on the issue on importation. At least today, we were very clear on the African swine fever. At least in the next hearing, we should be, dapat nandito yung MIA, MIA yata, sila ni Mondejar, as well as not just the Bureau of Customs on the airports, but pati seaports, kasi dapat yung Bureau of Customs said for importation, because it's the importation that we're looking at from different countries that are banned already. And of course, the other agencies that we need to invite that were not here, that we mentioned earlier. The Tariff Commission is one that we should invite. Mr. Villegas. Mr. Senator, for the information of the committee, I'd like to share na hindi lang po PPA ang Port Authority sa Pilipinas. So I suggest na i-contactin din po ng BAI ang iba pang Port Authority. One good example is yung Cebu Port Authority. Labas po lahat ng pantalan sa Cebu Island, hindi po sa PPA yan. Yung ARMM po sa Mindanao, pwede po maging entry point din po yan. Hindi po yan nasasakupan ng PPA. Ang BCDA po sa Northern Luzon, hindi rin po nasasakupan ng PPA. So marami pong mga entry points sa Pilipinas na maaaring hindi pa nila alam yung ganito pong mga... Sa Cagayan, di ba? Sa po, Port Irene? Sa Port daming, Irene po. Hindi po sa PPA yan. Oh, ang dami pa pala natin kailangan kausapin. Lahat. Oo, oh, Bataan. Lahat ng mga ports. Oh. Ito mga, this is what I saw. This is what they've been posted, I think, in pictures in Facebook dito sa airports. Ito yung sign. Baka pwede na natin lagay dito, all meat products. Of course, ASF is the foot bath. But dapat yan, all meat products are banned from entry. Diba? You have an AO, administrative order, banning certain entry of certain goods. No? So dapat ilabas na ninyo yan. Kasi ito, misleading to, pork products lang to. Pero yung kinoconfiscate ninyo lahat, karne, lahat. O sabihin nila, saan ang batas? Ba't ni nailabat? Saan ang signage? Hindi namin alam yan. That's why it's very difficult to find if they don't know that there's a penalty. Dapat yan may signage talaga yan. Meat products, fruit products, di ba? We'll be more precise, Mr. Senator. I think what is lacking there is the precision in the signage. Kailangan sabihin mo sa publiko at saka doon sa mga mananakay, ano specifically yung products na hindi pwede. Para by elimination, alam nila kung ano yung pwede. May penalty. Kasi mahirap naman yung penalize. Kaya nga, totoo po yun. Wala pong kwenta yung mag-a-announce tayo nang wala namang ngipin yung ating announcement. The higher the penalty, the better. It has to be announced because to give them the opportunity to throw their products into the trash bins. Ano kung alam lang nila, di tabi-tabihan lang nila yung trash bin, buksan nila yung bag, pasok nila lahat dun. Okay na, maski na may ex, pwede siya pumunta sa customs people, sabi, tinanggal ko na po, ito na. Tinanggal na namin yung karne at yung prutas. Di ba? So, okay. Baka po, karamihan po dito yung mga ahensya ng gobyerno, ang problema po namin ay tao. Baka naman pwede nating maimbitahin din yung DBM. Dahil hindi ko talaga, Mr. Senator, you get a JO, even a contractual, wala silang authority or obligations under the law. Kinakailangan po talaga ay yung meron siyang nag-swear siya, ito yung trabaho niya, at siya ay may regular siyang organic siya sa mga ahensya. And, kasi po baka po ma-question tayo kung ang, halimbawa, nagkaroon po tayo ng kaso sa korte, nagkaroon ng dispute, wala pong saysay yung ano eh, yung ginawa ng ating job order. Dahil unang-una wala siyang authority. Under the law, wala siya talagang karapatan na gumawa nung pinagagawa na napipilitan kaming ipagawa sa kanila ngayon. Thank you po. We will definitely invite the DBM to the next hearing. Senator, yes, Engineer. Since African swine fever is a specific port, no? Itong karne. And ang problema natin is
pumapasok pa rin itong mga product na ito, yung fine dapat ma-implement kaagad, no? Nasa ano naman yun eh? Yung sa food safety, no? Ang DA tsaka I think FDA pwede magpataw ng fine na 50,000 to 100,000. Sana yun ma-implement na yun kasi nasa batas naman yun. So yung may mga product na kinoconfiscate nila like beef, hindi naman ma-confiscate yun eh, di ba? Ang sinasabi natin yung itong pork product na nasa African swine fever na kailangan ipataw ng kasi ban eh, any ban product nakalagay dun sa batas pwedeng mag-fine. So dapat implement na kaagad yun para at least matakot yung mga tao na magdala ng meat product from the countries that is ban. Okay. So yes, Yusek. Actually, medyo maluwag tayo dati. Hindi tayo nagre-require ng SPS import clearance sa mga in-car, sa mga hand-carried. Ngayon, pwede nating i-require. So, and assuming na hindi naman lahat ng pasahero, hindi custom, mahirap sa isang ordinaryong pasahero kumuha ng SPS certificate dun sa dala lang niya, hand-carry lang niya, ibig lang sabihin nun na meron kang de facto ban sa lahat ng karne. So, pwede okay. Naman po nating i-implement yun. Kaya lang, ang dapat po nating pag-aralan ng mabuti, siyempre, Mr. Senator, may backlash yan sa mga kababayan natin na pauwi. Pero as you said, kung ma-announce natin in advance, opo, yung po mga websites ng mga ahensya dito, siguro dapat magka-link lang para kung ano man yung maging anunsyo from kahit na sino sa amin, automatic na lumilitaw po doon sa aming mga website. Nakaramihan po ay ina-access naman ng mga kababayan natin. Pero siguro makipag-ugnayan na tayo din sa PAL, Cebu Pacific, sa mga airlines na nagla-landing dito. Gumawa na rin sila ng isang advisory that all meat products, fruit products, all plant products are banned from entering the Philippines. Parang sa Australia, ganyan eh. As a matter of fact, I'm supposed to meet the Australian ambassador now in 10 minutes. So, yan, napaka-stricto nila dyan. US, ganyan. Canada, ganyan din. Napaka-tindi pagbaba mo. And sinasabi talaga, there's a $10,000 fine, there's a $5,000 fine. Para matakot ka talaga. Yung nagdadala ng mga prutas, talaga nakikita mo sa aeroplano pa lang, iniiwan na nila eh. Hindi nila binababa. So yan ang siguro kailangan natin ng gawin. But for the people, for in fairness to the public, they should be informed. Mahirap naman biglang 10 tao na yung gabi, 100 bukas, hindi nila alam, panay fine, 50,000. MOFW ito eh, hindi naman nila alam na may ganitong klaseng prohibition. So, signages are important, and then, of course, the information campaign. But what is important now is the task force. I think USEC, you should spearhead a task force, a multi-agency task force. As we can see today, there's a lot of gaps. A lot of gaps in our biosecurity for our products. So, katulad yan, ngayon lang nalaman ni Rear Admiral kung gaano katindi pala itong problema sa biosecurity ng ating mga piggery and swine products. And then, alam niya, i-disseminate niya na sa mga tao na huwag papasukin itong mga produkto galing sa mga fishermen from China, fishermen from Vietnam. Dapat may pabala na dun sa kanila. And Manila International Airport Authority, we also have to get in touch with them. Cebu International Airport Authority, Davao International Airport Authority, all the other ports of entry, yung kung saan pumapasok yung mga cruise ships at cruise liners, ay napakalaga nito. Nakakatakot naman talaga itong ASF if it comes to our country. I feel so sorry for our livestock producers, especially the backyard raisers. Silang pinakakawawa pag natamaan ito at wala po silang pambayad sa mga utang nila at sila po ay super apektado nito pag ito po ay tumama sa kanila. So, yes, Yusek. Siguro po, Mr. Senator, yung pinag-usapan natin, yung palang po mga pasahero at saka sa mga barko, sa aeroplano,
Ang magiging malaking source din po talaga na malaki ang risk natin dun sa mga kargamento, mga commercial shipments. Dito matagal na po naming iniluluhog yung ating sistema, kailangan pong pag-aralan. Kasi po, kung ikaw ay negosyante, mag-ano ka ng imported shipment papuntang Pilipinas, mas una mong kakausapin ang customs kesa yung pre-border agencies natin, katulad po yung quarantine. So, ibig po sabihin noon, nakabayad na ng taripa bago man ma-detect kung mayroong problema. Ideally po, at sa pagkakaalam ko po, tayo lang ang bansa na ganito, ideally po, dapat bago bigyan ng permiso ang anumang shipment na idiskarga o papasukin sa border natin, ay dapat pumasa doon sa quarantine inspection at sa quarantine requirements. Kasi po pag nakapasok na po siya, kasi po pag nagbayad ka na ng taripa, ibig sabihin niyan, you have already entered the border legally. Ibig po sabihin, ang chain of custody rin po at saka authority, kung doon pa lang po natin makikita yung problema at sinabi ng customs, oh, mukhang may problema to, tinawag yung aming quarantine officer, hindi na po natin pwedeng pabalikin yan kasi po nakakross na ng border. Pag pinakross mo uli ng border, ibig sabihin re-export. Wala nang bansa in their right mind will accept that shipment because it's already problematic. Ano pong ibig sabihin nun? We'll dispose it at our own cost. Karamihan po yung mga shipment na yan, walang peki yung consignee, walang SPS document nang galing sa mga sources na may problema. So ito po ang nangyayari po, Mr. Senator. Papasok yan, babayad na ng tariba sa customs, bago pa lang namin malalaman yan sa ano. So ideally po, before they are allowed to cross the border, which is the payment of tariffs, and therefore be subsumed under the authority of the Philippine Customs Authorities, which is BOC, dapat po nakadumaan yan sa amin, pumasa sa mga pre-border agencies natin, plan quarantine. Sa ibang bansa po, yung Ministry of Health, nandyan po. Kung Japan, Korea, meron sila, Ministry of Health, unang-una sila sa border. Kaya matindi yung kanilang ano. Pag hindi po nakapasa yan, kaya po ang tawag sa amin pre-border. Bago ka pumasok sa border ng Pilipinas, dapat daanan mo muna kami. Kung hindi po yan makapasa sa requirements namin, dapat hindi yan papasukin. At hindi yan po dapat pagbayarin ng hindi yan pagbayarin and then given the rights of a legitimate shipment. Yun lang po, baka po magandang pag-usapan din yan dahil sa palagay po namin, mas di hamak na mas malaki yung risk na tayo ay mapasukan itong mga ganitong klase ng sakit hanggang hindi natin inaayos itong sistema na ito, Mr. Senator. Salamat po. I completely agree with that, Yusek. And kaya nga, next hearing natin, kasama na natin yung Bureau of Customs on the top level management para sa importation of these products. Malino naman ang napakinggan natin kay Ma'am Elizabeth dito sa mga airports, yung mga kakulangan nila, and they need support. But we also need to discuss on the importation side, especially on the banned countries, on what to do. So, Senator, yes, our final statement. Can I add something? Dapat ang ano eh, ang DA should write to the agency, yung mga kagaya ng custom. Dapat sumusulat sila. Kagaya yung Belgium, no, yung naban ng I think October or September. May nakita tayo sa importation dun sa record na pumasok ng October and November. So we ask custom, bakit may pumasok from Belgium? Walang sulat ang DA sa custom at that time, November, December, na ban ng ang Belgium. They only write custom nung nag-meeting kami ng January bago nagsulat ang DA to custom. Yun ang according to custom, no? And dapat, I think, kagaya ngayon na nakita naman natin na walang sulat sa ibang agency, dapat spearhead ng DA ito. Kailangan sumulat sila sa
other agency na ito, ban na ito, itong product. Kagaya ng, I think, kagaya ng airport, hindi siguro nila alam na yung steak na beef galing sa US, eh, hindi naman ban yun. For example, no? So, kino-confiscate nila yun. Walang SPS, pero ang sinasabi natin, dapat clear sa tao, no? Kasi yun nga, sinasabi nila yung karne baka mag-complain yung mga tao, eh, pero yung beef mas matindi pa, di ba? So dapat ayusin mabuti ng DA kung ano bang kailangan na i-communicate, kung ano ang kailangan gawin para at least maayos lahat. Tsaka yun sa X-ray, dapat may quarantine din sana nandoon. At least para masigurado na itong mga product na ito, hindi papasok dito sa atin. Yeah, well, we'll have a second meeting for this issue. But what is important on hand today, USEC, is the task force that you have to create, the multi-agency task force. As because it's very clear that many of the agencies are still at the dark. Hindi pa nila alam kung gaano katindi itong ASF. And I think I will have, the urgency is there. USEC, kaya pinas, initially, with all due respect, I think ASEC lang yata ang papadala dito. At saka sabi ko kay Secretary, padala ka naman ng high level na undersecretary. Si USEC Serrano, padala mo dito para kaibigan ko yun. Pakinggan natin yung mga hakbang na ginawa nila. So, it's very important, USEC. I am preaching to the choir, di ba? Lahat naman tayo ay agricultural scientist. So, pati ako. So, I do not have to harp about this with you guys. I just need to harp on the urgency. You all know the dangers is the urgency. So, gawin po natin yon, and hopefully when we have the second meeting, nakapag-meeting na po kayo ng task force. And then maybe you can give me a briefer or a briefing on how this multi-agency task force meeting had come about. I hope you tell the secretary or the discussions here dahil napakalaga nito, USEC. And I trust you. You know, I know you have your heart in the right place. And you're one of the most knowledgeable undersecretaries there in the department. You're not a political appointee. You are a true and true agri-man. So you're an agri-scientist. So I really wish that, and I know that you will do this, that you will be giving this the utmost urgency that it needs. Coming from you, Mr. Senator, we will do that. We'll try to compose the task force and the enabling orders within the week po. Thank you very much. Maraming salamat, Undersecretary Serrano. And we'll also help you in your budget. Kailangan ko ng listahan, Director, kasi kakasapin natin si, wala na si Jokno dun, but hindi ko na alam kung sino yung bagong DBM, may acting DBM secretary yata. Pero kasapin natin si Esme Jaldia, baka makikita ng tulong sa kanya. Because under the Office of the President are the different agencies like the PCSO and the PAGCOR, where he has the special presidential fund. So pwede natin hingan sila dun. Maliit lang naman halaga, hindi naman malaki. Actually, baka the legislative branch may wish to consider what they did with RCEP on rice, where the tariff revenues from imports will accrue to certain developmental as well as protection of the domestic industry, Your Honor. Thank you. I agree with that. My only problem is we're at odds with the Secretary Dominguez pagdating ng special funds. Ayaw niya yung special purpose fund for particular, gusto niya one fund concept, pero nagdedebate pa kami hanggang ngayon. Kaya nga nadali yung ating Coco Levy fund dahil ayaw niya may special 10 billion fund or 5 billion ba yan that will go just specific to coconut, which I think was a mistake, and they should have passed it because our coconut farmers truly need support, no? Well, we'll just have another term next year to try to figure that out. But with that, thank you very much. I'd like to thank the Department of Agriculture, headed by USEC Serrano, Director Domingo, at ASEC Garzon for making bantay mismo yung footback. Ikaw mismo nakita mo sa picture. Pero dagdagan mo, baka sa naiya to, parang wala eh. Elizabeth, yes ma'am. Yes, ma'am.
add, may we also invite the airlines? Because I'd like to comment on what ASEC said. The importation per se, every importation, hindi rin po alam ng customs yung importation, kung anong klaseng importation yung darating. Kasi nandiyan na rin siya, bago malaman ng customs, nandiyan na rin siya. Kumbaga dumating na, nag-arrive na yung importation. So hindi, nag-arrive na siya eh. So paano ang control would be at the port of origin. So airlines play an important role on this. Kasi pag alam na po ng airlines na ito yung iluload, they have their own screening system. So pag alam na po ng airlines na ito yung mga goods na to ang iluload, then they may now reject the loading of the airlines, of the cargoes. Yun yun. Pero customs itself, we cannot control yung importation na dumarating. That is the reason why dumating na yung drugs, saka pa lang nadidiscover ng customs. Dumating na yung ganito, saka pa lang nadidiscover ng customs. So pagdating sa importation process, wala pong control ang customs. Although, all the consignees and the importers are being registered or accredited as importers ng customs. Yun kami may control doon sa importers and consignees because we have this, yung aming registration, yung accreditation. Bago siya maging importer, bago siya mag-authorize na mag-import. But as to the importation, dumating na po talaga yung goods dito bago pa lang malaman ng customs. Kaya malalaman ng customs na walang permit, walang clearance from the regulatory agency upon examination. Or doon sa aming selectivity system. Okay, Ma'am Elizabeth, we'll be inviting Cebu Pacific, Philippine Airlines, and I think there's an association of all the international carriers. Dapat mag-provide tayo ng leaflet sa kanila or at least yung pabala doon mismo pag check-in. Di ba? Are you carrying any meat products, particularly pork products? It will not be allowed to enter the Philippines. Parang ganun, masabihan na sila habang maaga pa. So thank you also to the Bureau of Customs. Thank you to the CAAP. Doctor, kausapin mo yung mga bossing mo dyan sa CAAP. Yes, si Tamayo ba ang head ng Captain? Captain Sinjongko. Ah yes, Captain Sinjongko. Please let him know the urgency of the situation. To Rear Admiral George Orsabia of the Coast Guard. Sir, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Sir, on the part of the Coast Guard, we are committed to share whatever resources that we have to be of help in addressing this threat. All we need probably is we need experts to train our personnel so that we to enhance our capability in at least be aware and be able to address this threat, sir. Thank you, Rear Admiral. We really appreciate the interagency support. They are willing to lend you 30 dogs. That's 30 dogs is 15 million pesos. Kasi kung bibili mo yan, that's 15 million pesos. Eh, papahiramin ka ng 30 dogs. So, malaking bagay yan. Turuan lang paano mag-sniff ng pork and meat products. So, thank you. Attorney Obsioma, maraming salamat po, ma'am. Thank you. To the stakeholders, Dr. Mende of the Philippine Veterinary Medical Association, thank you, sir, ma'am. Also, the Vice President, Ma'am Occidental. Corazon Occidental, and to Dr. Zoilo Lapus, sir, thank you for coming. To Sir Monching, talagang kayo ang binabantayan ko na hindi kayo maapektado nito dahil yung backyard racers ay napakakawawa at talagang hindi po salamat namin. Maraming salamat. Salamat po, sir. Hindi po namin kayo papabayaan. And that the fund na, the ASAP funds, will also invite Land Bank to come next meeting so to discuss on the funds. And yeah, PCIC. Crop insurance as well. To Engineer Sendoso, you know, suki namin yun dito sa mga issues from sibuyas to pork. You are looking out for our farmers, which is a noble thing. Together with Sir Chester Tan, thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Senator. We will continue to work together with the Department of Agriculture. Yes. Thank you. Please let me know pag may pagkakulang sila, pagkukulang ng konti, para ma-remind natin sila. Minsan sobrang busy to si Secretary. Let us know if there are problems. Yes, Engineer. Senator, hanggang next week na lang daw si Yusek Serrano. I'm retiring at the end of the month, sir.
How come? Not because of age. You're not that old. Private sector, can I? No, sir. It's optional retirement. How many years have you been in service already, sir? In government, 41 years, sir. Wow. Hindi mo naman mukha yung... Kala ko 45 ka lang eh. Alam mo. Oh, the department, well, I gave a very nice statement earlier. That means the department will lose a pillar, no? One of the pillars. Hindi pa naman ako papana, Mr. Senator. I'll still be around and I'll still help. That's great. I'll wait on the side of the private sector in this case. Yes, that's very good. That's very good, Yusek. I hope you don't disappear from the sectors because we need your experience, vast experience. So thank you. Palapakan naman natin si Yusek. Maraming tayo na pala sa 41 years. Grabe. We will miss you in our hearings, lalo na sa budget hearing. Sa totoo lang, siya na nakakasagot eh, sa mga tanong namin. Lalo na pag technical. Kay Ma'am Miss Salas, Ma'am, thank you very much. To Mr. Villegas, maraming salamat. To the staff and the guests that are here today, a pleasant good morning. I will not call this meeting adjourned. I will just suspend it for a future hearing on the said issue. And we'll also tackle the importation so that we can discuss on how we can clamp down on importation in the banned areas. So this hearing is now suspended for another hearing to be announced later on. Maraming salamat po sa inyo lahat.